sa bayang pinaglilingkuran, hangad ang tunay na kaunlaran. Saan man sudok ay umaabot, sa panganib di natatako. Anumang tulong ay ibibigay, ang magsilbi ay walang kapantay. Karapat ang pantao ay aming pinaglalaban, makamtan lamang ang tunay na katarungan. Sa bayang Pilipinas na aming minamahal, profesyon namin ay handang ialay. Tinataas namin ang kabataan, kababaihan man ay ginagalang, kalalakihan din may pakialam, makamtan ang kaunlaran. Kilala ang kapansanan, lulot-lula ay tinutulungan, ang LGBTQ ating kasamahan, katutubo ay ating pakinggan. Karapatang pantao ay aming pinaglalaban, makamtan lamang ang tunay na katarungan. Sa bayang Pilipinas na aming minamahal, profesyon namin ay handang ialay. Kami ay manggagawang panlipunan, katuwang namin ang mamamayan. Sa bayang pinaglilingkuran, hangad ang tunay na kaunlaran. Tinudulog ang may karamdaman, tinataguyod ang kabutihan, pinapahusay ang kakayanan, sa wastong paglilingkod sa bayan. Karapat ang pantao ay aming pinaglalaban, makamtan lamang ang tunay na katarungan. Sa bayang Pilipinas na aming minamahal, profesyon namin ay handang ialay. Kami ay manggagawang panlipunan, katuwang namin ang mamamayan. Sa bayang pinaglilingkuran, hangad ang tunay na kaunlaran. Saan man sunog ay umaabot, sa panganib di natatako. Anumang tulong ay ibibigay, ang magsilbi ay walang kapantay. 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 Kung nais mo matutupad, makinig ka lagi sa amin. Kung gusto mo ng kasayahan, ika'y amin hahandugan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. May kwentuhan nang kaalaman, may kantahan at kasiyahan. Kung nais mo matutupad, makinig ka lagi sa amin. Kung gusto mo ng kasayahan, ika'y amin hahandugan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan.
May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. Ang 4KSF Dilaybay, maaasahan mong tunay. Dagdag kaalaman, kantahan at kasiyahan. Luzon, Visayas at Mindanao, napapakinggan. Kapuso't kapamilya, saan dako ng mundo. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. 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 Kung nais mong matutupan, makinig ka lagi sa amin. So, Visayas at Mindanao, magandang gabi po. Ang atin pong 4K ay live na naman ngayon. So, tayo po ay magbibigay na naman ng karagdagang kaalaman ngayong gabi, araw ng Sabado, ika-apat sa buwan ng Marso. At ang atin pong pasasalamat sa buong linggo na nagdaan. At syempre, pasalamatan natin ang ating dakilang maylikha. Dahil patuloy tayong iniingatan at ang ating mga pamilya, ang ating pong mga kasama sa trabaho, mga kamag-anak at mga kaibigan at ang ating bansa. So sa ngayong gabi po ay mapalad ho tayong makakasama ang ating dalawahong mga kaibigan. Pero bago ho sila ating i-introduce dito sa ating programa, tayo po ay babati na muna ha mga kasama. Batiin po natin ang atin pong mga taga-subaybay sa ngayon, no? At marahil sila ay nagluluto pa ngayon. Ang iba ay naggagabihan na, ang iba ay bumibili pa ng kanilang panghapunan. At tayo ngayon ay makikipagkwentuhan mamaya-maya lamang ho sa atin pong mga kasama dito ho sa ating studio at maging sa Zoom. At ito hong nakaraang linggo ay marami hong mga kaganapan, ano? Ang inyong abang lingkod ay busy ho sa atin pong mga trabaho dito sa Region 4 ng DSWD. At tayo ho ay dumalo sa iba't ibang mga partners ng ating department. At tayo ho ay mapalad. Dahil ang ating regional director, si Director John Castillo, ay patuloy ho sa pagbibigay ng direksyon sa atin pong rehiyon dito sa regional office ng DSWD. Ang atin pong Kuya Jespar ay hahabol ho at natatraffic lamang ho. Sa ngayon, natatraffic ko ang atin pong kasamang si Kuya Jespar. At ayan, yun pong... mga kasamahan natin, no?
na nagdiriwang ng kaarawan sa ngayon. Happy, happy birthday ho sa inyo ang lahat, no? Ayan, maligayang kaarawan ho sa inyong lahat. Atin po silang kantahan ng happy birthday, no? Happy, happy, happy birthday sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday, sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Kailangan ho, mabusog tayo. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang kulutan. Happy, happy, happy birthday, sana'y di tayo malasing. Ayun. Happy, happy, dapat hindi nyo kayo malasing, ha? Mga kaibigan ko, mga social workers na nagdiriwang ng ating karawan. Happy, happy, okay. Happy birthday, sana'y lumigaya ang lahat. And of course, yung ating pong mga kasama na nagsiselebrate ng anibersaryo. No? Birthday pa rin natin yan. No? Happy, happy anniversary sa ating lahat. Ayan, congratulations sa ating pong 71st DSWD anniversary. Ayan, nagsimula na po yan. Oh, last week, marami na pong mga kaganapan. So, happy birthday and happy 71st birthday sa ating kagawaran. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Ayun. Alright, so happy birthday sa mga nagdiriwang ng birthday. Happy birthday rin. And happy anniversary sa mga nagdiriwang ng anibersaryo. Ayan. And of course, happy birthday and happy anniversary sa lahat po ng mga yung mga nagsiselebrate ng kanilang anniversary, no? Maging personal, maging sa relasyon, at maging sa kanilang mga opisina. Happy anniversary po sa inyong lahat. Ayan. Hindi po tayo magtatapos lamang yan sa anibersaryo, no ho? At marami hong mga nangyari, no? Talaga, ang dami ho nating pasasalamatan. At syempre, dapat i-congratulate ho natin lahat, no? Yung mga social workers. Yung mga social workers na na-promote. No? Yung mga na-promote nating social workers. Wow! Congratulations! Oh? Hindi lamang yan sa pagiging RSW Suwan Suto Sutri. No? Okay. Aho. Mamaya ho, babatiin ho natin dito silang lahat, no? Pero parang excited ho akong batiin ho sila. I-congratulate ho itong mga to, no? Mga kasamahan natin wow, sa ADSWI. Congratulations. Alright. Okay, mga kasamahan natin sa ADSWI ngayon, sino-sino ito? No, naku po. Baka makaligtaan ko, magalit ho sa akin ito. Aho. Bago ko batiin ang lahat ng mga kasapi ng ADSWI, akin munang batiin ang lahat ng Social Work Association sa buong Pilipinas. No, itong SYAM na Social Work Organizations dito sa ating bansa. Mga malalaking organization. Unahin ko na ho. Ang ating Philippine Association of Social Workers Incorporated, or itong tinatawag nating PASWI. Ha? Magandang gabi sa mga taga-PASWI, mga officers and members. Tayong lahat ho ay membro nitong PASWI. Ayan. And of course, atin ibatiin ang ating mga kasamahan dito sa ating ALSODOPI. Naku, napakalaking organisasyon po itong ALSODOPI, ha, mga kasama. Association of Local Social Workers and Development Officers of the Philippines, ha. Itong ALSODOPI, mga nasa LGU, mga social workers ng LGU, mga frontline social workers. And of course, ating batiin ang ating mga kasamahan sa PACSWI, yung mga social workers natin dito sa Philippine Court of Association of Court Social Workers, sa mga kasama. And of course, batiin din natin yung mga kasamahan natin dito sa DOH League, ha? Mga social workers sa DOH League. Magandang gabi po sa inyong lahat.
At sana ay nasa maayos tayong kalagayan. Bagamat nagsiservisyo tayo dito sa mga hospital settings, mga medical settings. Ano po? And batiin din natin yung mga kasamahan natin dito sa saan po ba? DOH League. Association of Medical Social Workers Incorporated. O itong AMSWAPI. Magandang gabi po sa mga kasamahan natin sa DOH League at saka sa AMSWAPI. Baka nakalimutan natin. May mga alik sa akin mga kasamahan. From National Association of Social Work Education Incorporated. Ito hong mga social workers, teacher, na mga galing, mahusay na magturo at mag-transfer ng mga kaalaman sa ating mga social workers. Ating nga palang batiin ang lahat po ng mga nakapasa. No? Yung top 10 at saka lahat na ng mga nakapasa dito sa ating social work license 2022 licensure examination. Magandang gabi sa inyong lahat. Congratulations sa ating lahat, ha? Congratulations and welcome to the field of social work practice dito ho sa ating bansa. All right? And batiin ko rin yung ating pong mga kasamahan dito sa ating pong ito yung mga child protectors, no? Yung ACAP. Magandang gabi sa inyong lahat. Yung mga ABSNET. At saka yung ating mga kasamahan dito sa NCSD. Pero bago kong makalimutan at alisan itong pagbati, ay akin din pong babatiin ang mga kasamahan ko ho sa Association of DSWD Social Workers Incorporated. Ha? Magandang gabi po sa mga kasama dito sa ADSWI sa buong DSWD 16 plus 1 regions, no? Plus yung central office. Magandang gabi sa ating lahat. Okay, parang si Kuya Jess ay narito na. I-welcome natin ang ating co-host, Mr. Jespar. Sir, magandang gabi. Good evening, sir. Yes, sir. All right. Super yun. Traffic, sir. Ayan. Alagang traffic. Yes. Normal na ang EDSA. Oo nga, parang para tayo ay siguro bukas-bukas mag-imbita na tayo dito ng live guest natin sa ating studio, Kuya Jess. Sabi nga nila, bumper to bumper. Oo, grabe na ang traffic ngayon, back to basic, no? Birahin mo. Ricky. Yes, sir. Batiin din natin yung nag-conduct ng board exam. Oo. PRB, Professional Regulatory Board for Social Workers. Yes, so board exam. At saka binati mo na yung mga top 10, ano? E batiin natin yung mga lahat ng nakapasa at lahat ng magte-take 2 next year. Take 2, okay lang yan. You may take kaya. Next year. Kaya yan. Kaya yan, huwag bibitaw, no? Tulungan natin. Give up, no? Nandito lang kami. Lalo-lalo na yung mga bagong pasa ngayon. Very fresh sa kanilang mind. Yung mga guide questions. Batiin din natin si Ricky yung mga social welfare attaché. Oo, nanonood sila ngayon. Kanina pa. Nandito na. May pumasok na kanina. Mayroon pang magpahinga daw. Kakain muna daw sila. Kuya. Deploy sa iba-ibang bansa, no? At mga member natin yan ng ADSWI, Kuya. Yes, yan. Mga DSWD social workers yan. Ha? Okay, mga male social worker. Yung network. No, kulang-kulang, 1,000 na pala ang ating kalalakihan ngayon. Sana madagdagan pa ito. Dapat na mag-10,000. Dapat. Isama na natin, Kuya, yung social workers sa Pakistan. Ay yes, halos sa maraming lalaking social workers sa Pakistan. Wow. Isama na natin. Lahat ng mga social workers na dating nasa Pilipinas ay ngayon ay nasa ibang bansa na ay binabati po rin namin kayong lahat. Magandang gabi. Kung saan kayo naroon, anong time zone nyo? Iba-ibang time zone. Good evening po, Sol. Yun din mga kasamahan natin, Kuya Jess, ng mga social workers sa military.
Ay, yes, of course. Yes, Armed Forces of the Philippines. Yung mga kasama ko diyan, no? And of course, itong mga taga PNP. Yeah, yes. Lalong-lalo na diyan sa Women and Crisis Center nila. Yes. No? At saka pa rin, batiin din natin yung mga social workers sa corporate setting. Yes. Oo, kuya. At kailangan natin yung serbisyo publiko ng ating mga corporate organizations. Yes. No? So batiin din natin yung mga social workers sa non-government organization. Yes. At yung mga parish-based. Oo. Naku, wag natin kalilimutan, kuya. Yung mga junior social workers, ito yung mga future na papalit sa atin, kuya. At magpapatuloy ng 4Ks. Oo. Yes, hindi pa nakalimutan natin. Yung mga kasamahan natin sa national line agencies ng mga social workers at saka sa mga international funding organizations kagaya ng Kuya Jess sa UNICEF. Ay, correction sir, hindi kami funding agency. Kami ay partner UN organization. Yes, so hindi kami funding agency. Partner. Yes. Oh, batiin si Lord ano to? Alcain, di ba? Ang bagong executive director ng CWC. Kuya. Yes. Oo. Sir Ricky, batiin din natin yung mga newly promoted senior officials ng DSWD. Ayan. Oo, gusto mo isa-isahin natin, kuya? Sige, pinistahan ka ba? Oo, may listahan ako dito, kuya. Okay, may listahan ka dyan. Tingin natin sila. Anyway, sabi ko sa kanila, mag-abang sila at babatiin ko sila lahat. Okay, so, dahil ito, naman. Kuya Jess, at sa ating mga tagapanood, lahat ito, lahat ito ay miyembro ng ADSWI. Yan. Yes, Association of DSWD Social Workers. Patiin natin at, yan. Napaka-timing, ha? Mga bagong promoted ba tawag yan? Oo. Ito ay napakagandang timing. Ano ho? Yes. Oh. Napakagandang timing. So, bagamat hindi pa ito na nanunumpa, no? Pero sigurado ako tuloy na ito. No? Yes, at okay. Natawag na ito ng palasyo. Alright. Di ba nagpunta na sila sa Malacanang? Oo, napunta na ito. At ito yung mga dating, mga kasamahan talaga natin. Oh, no? Yes, oh. Pero mayroon din tayong mga babatiin mamaya na hindi social workers. Uh-huh. Pero ito yung kasama din natin sa DSWD na napromote din. No? Yes, oh, go. Ito yung mga non-development, non-social workers but they are with us in the department, no? Development workers. Yes. Oo. Yes, okay. Kaya naku, abang kayo dito, ano? Ready ka na ba sa listahan mo, mamaya? Isa-isahin lang natin muna para may surprise. No. Para surprise at nang yung mapanood, mapakinggan, makinig kayo kung sino-sino ito, ha? Unahin ko lang itong isa. Ha? Okay. Ito madalas ito diyan sa TV. No, madalas itong nasa kongreso, no? At madalas itong ma-interview, no? Ang aking classmate, nagong guest din natin ito dito sa 4Ks, yes. Ha? Oo. Ang classmate ko. Ito si Asek Glenda Riloba. Okay. From Asek to Yusek. Okay. Congratulations. Congratulations, Yusek Glenda Riloba. Yusek Glenda Riloba. Mabuhay ka. Congratulations, ma'am. Ayan. Next. All right. Mm-hmm. Gusto mo pang makarinig? Oo. Kala ko, mamaya na. Oh, tika. Yung nag-viral ngayon sa Facebook, atin i-congratulate. No? Director Sally Dagulo. Yes, Sally. Yeah, Director Sally Dagulo, Director 3. Ng Pantawid. Ayan. Ayan. Director Sally, congratulations. Okay. O, mayroon pa, kuya. Mayroon pa. Ha? Unahin lang natin tatlo. O, medyo binabati na ito ngayon sila. No? Ayan. Si Director Cynthia Ilano ng Standards Bureau. Ayan. Congratulations, ma'am. Director Cynthia Ilano. Alright. Pa. Okay. Okay. Mamaya na yung iba. Baka sabihin, baka mamaya, baka galitan tayo.
Nauna. Alright, sige, mamaya-maya i-announce natin. Okay, now, ang atin pong isusunod ko, yes, medyo mahaba na yung introduction natin. Atin na pong i-welcome ang ating mga panauhin ngayon. Mukhang marami-rami tayong panauhin. Uy, yung mga 4K sa inspiring singers natin and performers, batiin natin, kuya. Okay, yes. Oh, ay bahagi siya sila ng 4K. Kaya maraming salamat sa inyo. Okay? O kuya, ipapakilala na ba natin yung ating panahin? Yes. Take it away. Sige, ipapakilala ko na. So, para masaya. Hindi tayo mahuli sa biyahe. Masaya. Oh, ang una nating panahin, kuya, ito ay member ng ADSWI at siya ang pangulo ng Association of DSWD Social Workers dito sa Rehiyon Caraga, dyan sa Region 13. Ha? Ito ay 45 years old at mayroon siyang currently enrolled dito sa Diploma on Child Protection. Ha? Oh. Ito sa Miriam College. Palagay ko, estudyante mo ito, Kuya Jess. Oo, estudyante mo ito. Ako yan lang. Okay. Facilitator lang. Pamaya, tatanungin ko kung mataas ang binigay mong grado dito. Ha? Alright. At nagtapos din ng Master in Public Administration. Ha? And dito sa Southwestern University. Mm-hmm. No? Taong 2014. At kumuha pa ng Bachelor of Laws. No? Naka 30 units. Wow. So, magiging abogado ito. Ha? Ituloy mo yan, ma'am. At nagtapos siya ng Bachelor of Science in Social Work taong 1997. At Kuya Jess, ha, valedictorian ito noong 1993. Wow. At first honorable mention dito sa Madrid Central Elementary School. Sa Spain yata ito nag-aral. Okay. Okay. No? And currently siya ay Division Chief ng Protective Services Division. At halos ang exposure nito ay nasa programs, Protective Services Division mula nung siya ay napunta sa DSWD. No? Outstanding performer itong guest natin. Atin ang ipakilala, i-welcome natin, Ma'am Jessie Catherine Bonil Aranas. Good evening, Ma'am Cathy. Yes, hello. Good evening, Sir Ricky. And good evening po. Good evening sa lahat. Good evening kay Sir Jess. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ng 4Ks po. Alright. Good evening, ma'am. Good evening. Oo. Oh, magandang gabi sa iyo, ma'am. At ang pangalan po nating ipapakilala, kuya. Isa rin registered social worker. No? At ito ay nagtapos din ng social work dito sa Wesleyan University Philippines. Aba, kaeskwelahan ko sa ano ito, sa public ad. Ano? Diyan din kumuha ng social work, no? And mayroon din pong masters in social work doon din sa Wesleyan. At unang naglingkod bilang daycare worker, kuya. Mm-hmm. Daycare worker, ha? Bay, congratulations. May naging guest tayo dito, daycare worker, ano? Diyan sa Cabanatuan City. Ano? At nagtrabaho din sa Jollibee Food. Ay, ika nga naman talaga. At naging project coordinator dito sa gabay ng Barangay Family Helper Project sa Lakot, San Miguel, Bulacan. At naging project consultant din dyan sa nasabing ahensya at naging life skills facilitator. And ngayon, siya po ay nasa atin sa DSWD dyan sa San Fernando, Pampanga bilang social welfare officer for provincial link ng DSWD Pampanga. Ipakilala natin, Kuya Jess. Yes, sir. Ma'am Marites P. Habate. Magandang gabi po, Ma'am Marites Habate. Ma'am, magandang gabi.
Good evening, ma'am. Ma'am Marites. Yan. Ma'am, wala po kayong audio. Hindi po marinig. Yan, magandang gabi po. Yes, ma'am. Sa mga kasama dyan po sa Zoom. Hello, Sir Ricky, Sir Jess. Hello, ma'am. Good evening. Yes, ma'am. Magandang gabi. Oo. Hey, kumusta po kayo ngayon, ma'am Marites? Siyempre po, masiglang-masiglan. Siyempre, kasama namin kayo ngayon. Yun po. At mas mabibigyan po natin ng inspirasyon yung ating mga kasamahan na mga social worker. Sa tulong po nilo. Yan. All right. Oo. Si Ma'am Marites po, Kuya Jess, siya yung PRO. Ito yung Public Relations Officer nitong ADSWI dito sa Region 3 diyan sa Pampanga, no, sa DSWD. Ni-representan niya yung Assistant Director. Naku po, dapat mabati din natin ito. Bagong promote Assistant Director, no? Si Mabel Blanco, ha? Yan, Maribel Blanco. Kaya pala ayaw mong mag-guest ngayon. Akala mo makaligtas ka sa amin. But anyway, congratulations sa iyong promotion, Ma'am Arda Maribel. Kasamahan ko yan. Okay? Alright. Kuya Jess, si Ma'am Jessie, kumusta naman ho kaya? Yes, hello. Hello, Sir Ricky and Sir Jess. Excited, no? Excited, no? Sa pagkakataon na maibahagi namin yung siyempre, yung social work practice, no, tsaka yung mga accomplishment ng ADSWI Caraga. Tsaka excited din na marinig yung mga, of course, no, no, yung mga sharing ng iba't ibang ng ating ibang guest, no, para din ma-replicate, pwedeng ma-replicate din namin. Okay. Ayan, kuya, mangumusta ka muna sa kanila. Usayin natin si Marites. Kapangalan niya si Director Marites, Maristela. Good evening, Director Maris. Okay. Marites, kumusta dyan sa Region 3? Ano bang pinagkakaabalahan ng mga social workers sa Region 3? Una po sa lahat, siyempre po, abala tayo at masaya tayo nagdiriwang ng atin pong anniversary, no po. Uh-huh. WD, no po. At ngayon po, ay kasalukuyan din tayo na engage syempre po sa pagbibigay po ng tulong sa atin pong iba't ibang sektor. Syempre po yung atin pong mga senior citizen na sa kasalukuyan po ay kailangan tumanggap ng kanila pong pension. Isa po yan sa pinakabalahan ngayong first quarter, syempre po yung ating mga pagbigay ng tulong sa ating mga beneficiaries. But definitely ang atin pong pinagkakabalahan ay yung pong ISO, no? Yung standardization po ng ating pong pagsiservisyo. Yan po, yung katatapos lang po ng audit ng ISO sa ating region. Mm-hmm, tama. Po ang resulta, sir. Okay, very good. Mamaya tatrangin natin, mabalik ka lang si Marites kasi may nabanggit ka kanina sa kanyang biodata, daycare worker. Tama ba? Opo. Ayan, mamaya, babalikan natin yan. Si Jessie naman. Jessie, kumusta dyan sa... Nasa Butuan po? Nasa Butuan sa Caraga? Nasa Butuan, yes, Sir Jess. Butuan. Okay. Nasa Caraga region. Oh. So, actually, no, ang office, katatapos lang kasi on the... Actually, last year, no, nag-start nung audit din, no, hindi lang yung audit ng ISO, but yung, syempre, we were struck by the audit, no, na typhoon, busy at the start of the year, no, talagang grabe ka-busy yung office natin on the disaster response, no? Yes, because alam natin, no, grabe ang devastation na nangyari sa province of Dinagat Islands, lalong-lalo na, at saka sa Surigao del Norte, no, sa Siargao and sa mainland. Yeah. So, last week lang nag-issue ng deactivation, no, on the response kasi papunta na po tayo sa recovery and rehabilitation. Mm-hmm. So, medyo at least naka-rest muna, no, saglit, but of course, we're still working on the recovery and response. Unlike yung pinakauna talaga, no, wala nang Christmas kasi, no, from the last year, para wala nang pahinga ang mga social workers at ang ating mga kasamahan ng mga non-social workers, no, dahil nga kailangan nating respondihan ang pangangailangan ng ating mga kababayan
dun sa Siargao and province of Dinagat Islands. Kaya parang na-overwhelm, no? At the very start of the year, overwhelm ang mga tao talagang. Wala nang pahinga, wala. Yung iba doon na nag-Christmas sa ano, sa Dinagat, and doon na rin nag-New Year, no? We had to send teams, no? Parang ngayon lang naglilo, ngayon lang ilan na lang yung staff na nagpunta doon kasi nga na-deactivate yung response. But of course, we are still on the planning for the recovery and rehabilitation. Okay. Aside of course, na sinasabi ni Ma'am Maribel, no, na ni Ma'am Marites rather, na ano, may audit din tayo sa ISO. We are still preparing and nag-prepare po kami ang Karaga for the DSWD anniversary, which will be on March 22. Yeah, okay. No. Talagang hindi natin po, kami sa DSWD4A, sa Lunes na magsisimula. Pero ang big day namin ay sa March 8, no? Women's Month. Naku, nakalimutan natin batiin yung mga kababaihan niya. Nag-start na ang Women's Month. Happy Women's Month to all the women, yes, of the world. Happy Women's Month. And happy Social Work Month din. Yes. Oo, at happy Fire Prevention and Burn Month. Ano, napakadami pala. And happy birthday to me in advance. Nagtatanggap po ng regalo ngayon, pwede ipag-grab. Ini oh, galing sa Caraga sa Region 3. Oh, padala niyo kagad dito sa studio. No. Mamaya right. Ano, Sir Ricky. Jesse. Yung mga social workers na naging busy sa audit response ngayon recovery na. Eh mamaya ay aawitan sila, di ba? Sino ba guest natin ngayon? Oo, oh, nandito si Nena. Oh, yan. Oh. Nandito si Sam. Yan. Ikaw. Mayroon pa dito. Sino ito? Si Realme 25. Siguro ito import nitong ating guest. Yan. And Marites Manson. Si Lem, ando dito. Oh, yan. So, okay, mukhang kakanta itong mga to. Okay, very good. Ha? Sige. Okay, good. Oh, sige. Okay. Oh, kuya. Umpisaan na natin uli yung kwentuhan. Sige, sige. Okay. So balik tayo kay Marites. Mabilis lang. Marites, pakikwento nga yung paano ka nag-umpisa mag-daycare worker hanggang sa naging social worker. Yan. Quick lang. yan po ay isang napakagandang pangyayari po yan sa buhay ko. No? Wow. Tipin niyo po, hindi ko po alam talaga na mayroong ganitong kurso in social work. Ano po? Pero ako nga po ay masasabi na bunga ng isang mapagkalingang paglilingkod ng isang social worker ng DSWD. Eh bakit po nangyari 'yon, no? Pag-graduate ko po kasi ng high school, ako po ay hindi nakapag-aral agad ng college. Siyempre financial reason, ganun po siya, naging OSY, no po. And then na-involve ako sa religious activities sa church, doon po ako nahasa. At nung time po na yun, nag-o-open ang DSWD ng mga daycare center, no? That was 1986-1987, so ganun po siya. So wala pong mag-volunteer. So yung akin pong kapatid nag-volunteer, kaso nag-aral po siya, so nawala na naman ng daycare worker. Nag-take over ang nanay ko, ganun po siya. Ano? So dahil nakita ng nanay ko, sabi niya, oh, medyo mahirap mag-handle ng mga bata, ay nagpatulong po siya sa akin. Nakita nung amin pong social worker dito sa Cabanatuan City, syempre hindi ko makakalimutan yan, mentor ko, si Gregoria Gigi Valiente. Hello po, nandyan po kayo. Nakita po niya yung potential, kasi bata pa po ako noon, 17 pa lang, so hindi pa nasa legal age, hindi pwedeng mag-engage syempre po, no, sa ganong activity. So nag-assist lang ako. Later, nakita siguro po niya yung dedication, yung potential. So ginawa po niya akong full-fledged na daycare worker. Volunteer lang po, wala pong any amount na natatanggap nung time po na yon. And sabi po niya, so kung gusto ko na mag-volunteer, pwede lang din naman. So ginawa ko po yon, nag-volunteer po ako ng mahigit 2 taon. At nagtiwala po sila. Nung nag 18 years old ako, pinadala na po ako kaagad sa isang trainer's training ng ECCD. No, kaya parang natatandaan ko si Sir Jess Parr. Oh. Nako, kuya.
Parang history na, no? History nalalaman, na nalalaman. Oo po. Tapos yun po, yun po ay trainer's training around 30 days with the UNICEF po siya. At uh-huh. ang mentor ko po niyan ay siyempre po ang masigasig at magaling po na atin pong Lorita Villar, di po nako, ba? Yes, ma'am. Yusek Lord, nako. Ako sa yan. Hanggang ngayon, di pa tayo pinapaulakan dito sa 4Ks ni Yusek Lord. Opo. So, yun po nagsimula, no? Na nagtiwala po sila kahit po ako po yata ay pinakabata noon kasi kaka-18 ko pa lang noon nung isinabak po ako noon. Hanggang sa si Ma'am Gigi po, Valiente, nakita po niya na bakit hindi ako mag-aral ng social work. Po, habang nag-take over po ako nung time na yon ay sinuportahan po niya, tinulungan po niya ako na makapag-aral. No, kaya nga sabi ko, bunga po ako ng mapagkalingang serbisyo ng isang DSWD worker. Kasi kung hindi po siya naniwala sa aking kakayanan, baka po, hindi ko naman po sinasabi na wala akong mararating, pero mas maganda po ang nangyari sa aking buhay dahil po sa isang DSWD social worker. Alright, napakaganda. No? Ang galing, ang ganda ng kwento ni ma'am. From daycare worker to social worker. And ngayon pa lamang, Ma'am Marites, ay na-inspired na sa inyo ang lahat ng mga daycare workers. Yes. Dahil kamakailan, ang guest namin dito ay daycare worker. Ang sabi nila, mag-aaral sila ng social work para yes. pandagdag, dagdagan ang ating pwersa ng mga social workers. Yes. Ha? Oh. Dahil pag ano, sir, pagka na-aprobahan yung social worker in every barangay, yan. Yung agad na reserve social service workforce. Di ba? Yes. Oh, kaya tipunin niyo lahat ng daycare worker mag-aral ng social work. Oo, marami tayo. Isa lang ang dugo natin. Isa lang yung ating bahay. Kaya dagdagan natin ang pwersa ng mga social workers. Yes. Yan. Si Ma'am Jessie, si Katik, Kuya Jess. Yes. Ano naman kaya ang kwento nito sa Caraga? Siguro sa Espanya nag-aaral to eh. Jessie. Okay, take it away, Jessie. Okay, thank you, Sir Ricky and Sir Jess. No, nabubuking tuloy tayo sa edad natin eh. Intro pa lang, Sir Ricky. Sige, so ako naman, no, hindi talaga, sabi, karamihan din naman, siguro mga 95%, no, hindi talaga first choice yung social work. Alam naman natin, no, dati, no, hindi talaga siya ganun ka-popular. No, so yung first choice ko is accounting, pero buti na lang, nasarahan ako. nasarahan na puno na yung slot, so wala na akong makitang ibang course, no, sa PLM. Napunta ako ng social work, so hindi ko talaga alam ano yung social work. So sa PLM ako kasi I was also raised by a single parent, a solo parent. So during that time, of course, parang siguro sa mga 35 namin, mga 30 kami, isa lang ata ang may gusto ng social work talaga na talagang intended yung o may intention talaga na mag-enroll. But the rest, yun, na-close na ng ano, ng ibang courses. And then parang wala nang, tapos may plano na talagang mag-shift, no, on the next sem. Pero siguro, no, sabi nga nila baka yun talaga meant to be, no? Kaya wala nang nag-shift nung ay parang alam ko may isa lang nag-shift sa amin. So ultimately parang majority sa amin nagtapos talaga ng social work hi sa mga kaklase ko diyan sa PLM, no? Makasama ko mga PLM mayors. So yun, no, nung time na gumraduate ako ng ano ng 1997. So nag-work lang ako sandali dun sa isang parang hindi naman NGO, parang talagang walang social work na relasyon kumbaga. Parang para lang may trabaho for 6 months. And then fortunately, no, umuwi ako dito sa Caraga and I was able to be accepted dito po sa Caraga region. Pero during that time kasi di pa para wala pang mga position, so I work with a crisis intervention unit, no, as a social worker. Hanggat na-assign ako ng centers, I was a case manager, I was a social welfare officer too at Home for Girls. And then hanggang sa kasi MOA pa kasi yun, eh, di ba, Memorandum of Agreement or wala pang permanent positions until I was
parang nabigyan ako ng position as a social welfare officer to and was assigned at being a SWAT team leader or community based. So doon na talaga after the community based, doon ako talaga kumbaga nagstay longer. After that, I was assigned also again in regional office to head na no yung mga section head ng adoption, focal ng RPTP, no, the recovery and reintegration, at naging center coordinator. So parang nalibot ko na halos no ang lahat ng programa sa PSD until ngayon nga nakuha ko o ako na yung nasa division. So yes. Yun yung parang istorya ng buhay ko. Oo, alam mo ito Kuya Jesse, Kati, nakakasama ko ito nung ako pumunta diyan sa Caraga. Mm-hmm. Yan sa napuntahan namin yun yung malun-alun na lugar yan sa kanila yung Pasipiko. Ano nga ba yung lugar diyan? Yung Siargao, napakaganda niyan. So, oh, ang ganda ng lugar nila. Kaya ano nga ba yung ating minimonitor doon, ano? Yung strip ba yun, comprehensive, parang yun yung ano yung social technology. Ayan, oo, yung si Srip. Oo, comprehensive intervention. For rehabilitation of incest perpetrators. Yan. Yun yung isa sa mga social technology na ginawa. No, of course, ang nag-initiate doon si Ms. Golda. Golda, oo. Siya ang author nung si Srip na yun. Yes. Okay, yeah. Yan yung, yan yung binomonitor ko noon dahil... Asahin sa akin yung lugar na yan. Yung, Caraga, sir. Mm-hmm. Batiin natin si Director Resty. Ah, hindi. Sa ano yun? Oo, ay, pwede na rin. Pero si Director Resty ay sa Region 12. Sa Cotabato yun. Sige nga, Director Caraga. Si Ramil. Director Ramil. Director Ramil. Oo, yung mover yan, kuya. Oo, si Director Ramil ay mover yan. Yan, ay advocate ng move dyan sa Caraga. Oh, mga kasamahan natin yan. Batiin mo lahat ng Caraga sa Binisaya. Yan. Yes, sige, magsurigaw na lang ko. So, marajaw na gabi sa tanan, no, na nagtanaw o naminaw dari sa kanang 4Ks, no, sa tanan. Ako mga kaubana, no, sa Caraga Region, sa among RD, kay RD Ramel Jamen, sa tanan ng mga ADSWI members, of course, mm-hmm, o sa among mga palanggang, mga local social welfare and development officers. Mayong gabi ka ninyong tanan. Yeah. Oh, balikan natin si Marites. Marites, meron bang lingwaheng pang Nueva Ecija? Pampangan yan. Pagalap po. Pero ang mga ano po dito, yan, halo-halo, merong sa gawing Pampanga, syempre po ay Kapampangan, tapos yung nasa gawing Norte ay ano naman po yan, mga Ilocano. Mm-hmm. Marunong ka mag Kapampangan? Hindi gaano, sir. Go. Ako mabatas ng mga Kapampangan pag namali ako. Ilocano. Ilocano ba siya? Ilocano? Ilocano, hindi po gaano din eh. Ay, Bicolano. Nawalan ko. Alright. O sige. Okay. Anyway, maraming salamat sa inyong pagpapakilala sa amin, sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kasamahan na mga magagawang panlipunan, yung mga development workers. Ma'am Marites, ano po ang inyong sa profile mo, kayo po ay yung so far ng SWAD, tama ba? Pantawid? Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Provincial Link. Sa Pantawid, oo. Po ako naka-assign, sir? Ha? Sa Nueva Ecija po ako naka-assign. Ang ginagawa nyo dyan sa, para sa kalaman na rin ng mga taga-subaybay natin, kwentuhan mo lang kami, ano ang ginagawa ng Provincial Link? Kasi ikaw ay taga-region, regional office ng Pantawid. Ngayon, ikaw ay naging link. Ano ba ang ibig sabihin nitong link na ito para sa kalaman ng ating mga nanonood? Opo, dati po ang tawag po dyan ay
regional focal person for Pantawid Pamilyang Pilipino program. Noon pong way back 2010, ano po. Pero yan po ay ginawang provincial link. Sinunod na rin doon sa tawag na municipal link kasi yung mga direct worker natin, yung mga nandoon sa field, ay mga municipal link. So, sila po yung project development officer too. So ang ginagawa po ng provincial link ay, of course, we are engaged doon po sa planning no po, ng programa. No po, kinakailangan natin na tingnan kung paano po natin mamimit yung target ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. So kaya ang provincial link ay basically engaged siya dyan sa napakadaming oras ang gugugulin para magplano at tingnan mabuti kung paano po tayo patungo, tumutungo doon sa pag-abot ng atin pong layunin sa Pantawid. So meron siyang supervisory functions. Actually, meron po tayo dito sa province lang ng Leyte Ecija na around 222 na mga municipal links no po, and social welfare assistant. And also including yung mga project development officer in charge of the systems, no, yung operations po ng atin pong programa. So, kami yung nagli-link, syempre po, from the DSWD to our partners and yung atin pong mga beneficiaries. At the same time, nandun kami sa middle para po doon sa ating mga staff. No? Of course, we are we link yung atin pong mga beneficiaries doon sa mga resources na kailangan para po maabot yung tinatawag po natin na self-sufficiency level of well-being. So doon po tayo sa aspeto na yon, meron po siyang administrative function, meron po siyang aspeto ng operations, no, magkasama po siya doon. And yun pong resource mobilization, networking, po, partnership, building partnership para po magkaroon po tayo ng tinatawag po na ma-function, maging functional po yung convergence. So yun po ang ginagawa ng Polisya. Okay. Follow up lang ako, Kuya Jess. Dapat alam ko naman kung anong ginagawa natin na kasama. Pero gusto ko lang para din sa kaalaman. Ano? Kasi tayo ay live. Ito ang purpose natin kung bakit tayo ay nagtitipon-tipon pag Sabado para i-promote ang mga ginagawa ng ating mga social workers sa ating kapwa social workers at magiging social workers pa in the future. Ilan po ang inyo pong covered personnel mamarites sa ngayon bilang provincial link? At paano nyo ho ito sila minomonitor, pinoprovide ng technical assistance, and at the same time, ina-address yung mga needs para inspired sila sa kanilang mga ginagawang serbisyo publiko? Opo. Meron po tayo na tulad po na nabanggit ko kanina, no, nasa 222 po tayo, no, na sa kabuuan sa amin pa lang po sa Nueva Ecija. And of course, yung dati nga po, meron tayong 3 C's, eh, communicate, collaborate, ganun po, no, coordinate, o dinagdagan po natin yan, hindi lang 3 C, no, na napaka-importante. Mahalaga po kasi talaga yung open communication pagdating po sa ating mga staff. No po. Hindi natin mauunawaan. Ako po personally, hindi ko mauunawaan kung ano yung hugot nila. Lalo na po ang trabaho natin sa DSWD, di po ba? Pag sinabi kang municipal link o pag sinabi ka na project development officer too, hindi lang doon sa sinasabi ng iyong job functions yung gagawin mo, eh. Meron ka pang mga other related tasks, no po. So kailangan mapakinggan ang ating mga staff kung paano po nila tinadama, kung paano rin nila tinitingnan yung kanilang trabaho sa DSWD. So it's not just a matter of sweldo, di po ba? Kailangan maunawaan din kung andun po ba yung saya? Andun po ba yung tinatawag natin na puso sa paglilingkod, no po. So yun po ang nakikita ko na napakahalaga na damahin
natin yung saan humuhugot ang ating mga manggagawa. At kung nadadama natin yon, mas magiging effective yung ginagawa nating supervision sa kanila. Po. Kasi sa pananaw ko po, supervision is supervision. Ibig sabihin, we see beyond, no? We see beyond what is happening, no? Nakikita natin lagpas pa doon sa nakikita natin sa kanilang kalagayan, yung pwedeng mangyari, ganun po. So, ang ganda po na nabigyan ako ng pagkakataon ng DSWD bilang isang provincial link, na sa ganong pagkakataon ay ma-influensyahan yung mga staff na under me na po, na makita nila yung kagandahan ng paglilingkod sa bayan. Alright, na yun. Ganon na ano, no, na sumusweldo, di ba? Ganon po. So, palagay ko po, yun yung napaka-importante doon. So, hindi sa sweldo, kundi sa magandang paglilingkod. Inspired sa paglilingkod, ano? Oo, sabi nga, bagamat kailangan yung siyempre, sino ba naman may gusto nagtatrabaho ka na wala kang sweldo, di ba? Kailangan. Pero higit sa sweldo ay yung inspired kasi yung ginagawa, hindi mo maramdaman yung pangangailangan mo sa pera. Anyway, so maraming salamat sa iyo, Ma'am Marites, ano? Mamaya, babalikan natin yung bang kwento mo. Pantahan ko si Jesse. Jesse, dyan sa Caraga, alam ko ikaw ay nanggaling na sa halos umikot na. Halos kung anong inikutan ko ay inikutan mo rin, ano, sa department, except na hindi ka pa napunta ng central office. Oh. So, but anyways, sa experience nyo po, Ma'am Cathy, dyan sa Caraga, ano naman po ang mga ginagalawang napakahalagang papel ng ating Social Welfare Officer 5? Yes, no. Thank you, Sir Ricky. No, tamang sinabi mo, no, medyo aside sa Protective Services Division kung saan naka-assign ako ngayon, last year kasi nag-concurrent din ako sa Disaster Response and Management Division. So dalawa yung bit-bit ko last year, no, for one year, no, ako rin yung kumbaga in charge doon habang wala pang na-identify na mag-head. Pero ngayon at least, no, before the audit, at least napalitan ako kasi kung meron ng audit tapos concurrent pa ako, ano kayang future, no, ano na kayang magiging sitwasyon ko. But of course, no, as the Protective Services Division Chief, alam natin yung PSD, no, medyo ito rin yung malaki yung bulk ng mga services and intervention expected sa isang Protective Services Division. So ito yung mga kapirahan, kumbaga, no, andito na assign dito sa division natin yung social pension, na medyo talagang busy tayo, no, nag-change na ang frequency ng pagbayad natin sa ating mga social pensioners, no, from semester ngayon po ay naging quarterly na, so kaya naging busy po tayo, no, from the start of the year. Aside sa audit, talagang simultaneous yung ating payout, no, for the audit, for the cash assistance, and also sa ating social pension. Dito rin yung syempre yung crisis intervention section, na napaka malaking section din, no, malaki ang pera kasi dito rin ito yung malaking serbisyo kung saan, no, marami rin ang nag-need, no, mga vulnerable sectors are seeking assistance, no, of course asking for mga medical, transportation, cash assistance, no, sa dahil sa kanilang mga sitwasyon. Dito lang kasi sa PSD, no, andito rin ang adoption na magiging na mapupunta na sa NAC, no, the National Authority on Child Care, no, dahil sa bagong batas natin. So yung sectoral programs, no, yung iba't ibang sektor ng youth, children, women, family, older persons, and senior citizens or persons with disabilities rather, no, isa rin, no, kasama din dito sa ano sa ating division, at saka yung ano yung centers, no, yung centers din natin. So dito sa Caraga we have two centers, no, ang Home for Girls at saka ang Regional Rehabilitation Center for Youth. So medyo malaki yung expectation din sa Protective Services Division at saka malaki yung expectation din, no, bilang nag-lead ng isang division dahil nga marami, kumbaga siguro isa sa mga divisions na napakalaki ang expectation kasi maraming services. And of course, no, trafficking, andito rin sa atin yung kanyang human trafficking, yung international social services. So marami-rami talaga, no, marami ang mga services along sa Protective Services Division. At saka andito rin sa atin naka-lodge pa ang capacity building section
na talagang in charge din in providing technical assistance sa ating mga partners, sa ating mga local social welfare and development offices, and also sa ating ibang partners, the national line agencies. Yun ang pinakakabalaan si Ricky, no? At least, no, medyo nawala sa akin, no, ang disaster, kasi hindi ko na talaga alam kung before the audit, no, at least meron talagang nakatutok, kasi mas mahalaga talaga na may tumutok sa division, dahil nga malaki rin ang usapin, no, pag disaster ang titingnan natin. Oo, tama, no. Itong protected service, Kuya Jess, ng DSWD, parang isang departamento ang katumbas. Yes. No? Kasi nandyan lahat ang karamihang mga programa na direct para sa ating mga taong bayan, no? At totoo yan na napakadami ng programa, marami ding pondo, pero minsan kakulangan sa empleyado ang karamihan, no? Mga social workers. Kaya, Kuya Jess, no, encourage natin lahat ng mga pumasa at hindi pumasa sa social work licensure exam, mag-apply kayo sa lahat ng regional office ng DSWD. At maraming mga bakante ngayon, no, Kuya Jess? Saan nila makikita yun, sir? Mga bakante. Website, no, okay. At dito sa 4Case. Oh, pwede dito, no, sa 4Case, pinupos yan. So sa website, hanapin nyo ang website ng DSWD. Click okay. Nyo yung HR, nando doon ang mga bakante, mga kasama. No? Okay. Kuya Jess, ikaw na. Oh. Nabanggit mo kanina na isa sa guest natin ay enrolled sa Miriam College. Ito ba yan? Si Kati, yes, Kuya Jess. Ay, si Ma'am Bing and Ma'am Lisette. Yan. Okay. Pwede bang paki-briefly kwento mo lang ano, kumusta ba yung course ninyo na ano ba ang course ninyo? At ano ba ang kabuluhan ng course ninyo yan sa Miriam College? Yes, currently enrolled po ako sa scholar ng UNICEF, no? Of course, DSWD sa postgraduate diploma on child protection, no. Mahalaga ang ganitong scholarship, no, kasi pinag-uusapan natin dito yung of course yung mga processes and protocols on protecting our children, no. Alam naman natin sa child protection program, no, malaki talagang usapin. So parang naka-relate din talaga straight ang dahil andito nga ako sa protective services. So more on case management on how are we going to provide this efficient and effective services sa ating mga children who are needing such. So napaka-importante, no, ng talagang sabi nga namin nako, talagang siksikliglig ang aming mga ano, mga talagang mga kumbaga mga topics, no, every Wednesday and Friday, dahil malaki at talaga mahalaga ang mga topics na sinishare, dahil nga kailangan nating i-standardize and institutionalize ang ating core group of specialists, no. We are anticipating that after our scholarship, pag makagraduate talaga may emphasis ma-share din natin yung ating knowledge. And even even sa ngayon po, we already shared, no, what we have kumbaga learned, no, from our topics and from our learnings based dun po sa ating mga resource persons at sa ating mga faculties and teachers po na talagang nag-share sa ating mga 47 na mga scholars po sa ngayon. So mahalaga talaga, sabi ko nga kay Ma'am Bing, no, akala namin una parang training lang, yun pala, no. Malaki ang expectation kasi every month may mga journals and articles o may mga documentation na ginagawa na ina-expect sa amin. So talagang kumbaga brain drain. Pero of course we are very excited kasi sa pamamagitan ng ano ng yung mga trainings po o yung mga topics po, nare-refresh, no. Ako nga, for 24 years that I have been with the department, may mga aha moments pa rin, no? We really have to learn, relearn, and unlearn sa mga practices on child protection. Kaya exciting at the same time, no? Medyo talagang ano, parang lahat na, feeling exhausted, pero at least, no, may ano pa rin, may kumbaga, nagle-learn ka, we're looking forward na talagang makagraduate, kaya we have to comply whatever documents that are expected of us. Okay, thank you. Yan po yung diploma, specialized diploma course on case management cum child protection.
This is part po yan ng priority program ng DSWD, pinoprovide ng support ng UNICEF. So thank you for sharing that, and good luck to the port 7 plus 3. Hopefully madagdagan ng tatlo kasi 50 yan. And makagraduate kayo lahat. Eh sana nga ay magkaroon kayo ng pagkataon na magkaroon kayo ng magkita-kita kayong 50 face to face. Hopefully, cross finger. Okay. Pabalik tayo kay ano. Sige. Okay. Yan, marami sa talagang iyang dalawa sa amin, no? Ang isa ay staff ko ay kumukuha din diyan sa diploma on child protection. Sabi ko, ang teacher mo doon sa 4 case ka manood, makikita mo lagi yun. Anyway. Yes, sir. Pagdag ko lang, no? Mahalaga kasi itong ano eh. Ito yung ipoproduce natin na pool of core group of child protection specialists. Yan. Oo. Mahalaga ito. Itong 50 na ito, ay siya yung matulong upang sa ganun ay maitaas yung level ng practice ng management, lalong-lalo na because of the Mandanas ruling, na meron tayong TARA, technical assistance, resource implementation, kailangan natin talagang paigtingin, palalimin, sharpen yung case management ng social work practice. Tama. Yeah. Tama talaga. Tama yan. Ano? Paigtingin, sharpen of skills, knowledge, to effectively practice our social work profession. No? Especially case management. Kuya, ang mga guests, mga kasama, tayo ay pansamantala muna mag-break. Pero ang break natin ay syempre harana para sa ating mga audience and of course, yung ating mga guests. So, nandito sa atin ngayon, si Mr. Samir and si Nena. Magkasunod po silang mga harana sa inyo pong dalawa na panauhin maging sa ating mga kasamahan sa Zoom o sa Facebook. Alright, Samir? Hi, sir. Yes. Ito ba ako? Ayan, naku, itong si Samir. Hindi ka ba namaos doon sa iyong concert noong nakaraang anibersaryo? Oo nga, nakabarong si Samir. Oo. Hindi ko alam kung paano sagutin yung tanong mo, sir, kasi parang paos yata ako nung paos ako nun eh. Oo nga. Di lang halata, sir, pero paos ako nun. Oo. Oh. Anyway, good luck, Sam, sa iyong napakagandang awitin. Thank you, sir. Nawala yung song ko. Pero, itong song na to, sir, ay una kong beses nakakantahin ngayong gabi. Since pinag-usapan natin yung anniversary, ang kwento nun, sir, parang ilang araw bago yung anniversary, pinapalitan nila sa akin yung song ko. So, nung binigyan nila ako ng bagong song, ito rin yung singer nung song. Sabi ko, parang medyo malungkot siya. So, I recommended itong song na kakantahin ko. So, ito daw, yung kinanta ko during the anniversary, yung ngayon po ay yun yung theme ng mismong anniversary. So, ngayon, dito ko kakantahin yung pre-practice kong. Hindi ko naman ito pre-practice, pero yung isang gusto ko sanang kantahin. So, alright. Alam kong magugustuhan ito ng ating mga bagong mga social workers na nakapasa. Of course, si Sir Jess, kay Sir Ricky, gusto niyo rin itong kantang to. Alright. Sige, take it away, Sam. Alright. Nais kong maihit ng hangin, walang patutunghan. Parang ipong wala rin hangarin, kundi ang lumipad ng lumipad. Nais kong lumipad. Nais ko ring maakos ng alon saan man mapadpad. Kahit na istang mumunting hangarin, lumangoy ng lumangoy. Nais kong lumangoy.
Nais kong malibot ang mundo sa kanyang kasuluk-sulukan. Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan. Nais kong makadama ng kakaibang damdamin kahit minsan man lang. Habang ako ay may buhay, wala rin yung nga rin pang tunay. Nais ko, nais ko, nais kong maulit ang buhay kong may pagkakataon upang mamalas ang mga bagay-bagay na di ko natanto sa aking buhay. Nais kong maulit pa, ulit-ulitin pa ang buhay ko. Nais kong maihip ng hangin walang patutunghan. Parang ibong wala rin hangarin kundi ang lumipad ng lumipad. Nais kong lumipad. Nais kong malibot ang mundo sa kanyang kasuluk-sulukan. Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan. Nais kong makadama ng kakaibang damdamin kahit minsan man lang. Habang ako ay may buhay, wala rin hangarin pang tunay. Nais ko, nais ko, nais kong maulit ang buhay kong may pagkakataon upang mamalas ang mga bagay-bagay na di ko natanto sa aking buhay. Nais kong maulit pa, ulit-ulitin pa ang buhay ko. Nais kong maulit muli, nais kong mabuhay muli, ulitin muli, ulitin muli, paulit-ulit-ulit muli. Nais ko paulit-ulit-ulit muli. Nais ko, nais ko paulit-ulit-ulit muli. Thank you, Sir Ricky, Sir Jess. That right, is nice. Maraming, ayan, maraming salamat sa iyo. Sa Mirma Samiria, sa paulit-ulit mong awitin, ulit-ulitin natin yan dito lamang sa 4K. Sir, batiin ko lang yung mga nakabagong pasa na social workers sa Central Office. Si Jello, Angelo Rapper, congratulations. Oh. And to mga students ko sa University of Rizal System. Congratulations, right. Congratulations, everyone. Right. Congratulations sa inyo, lahat ng mga pumasa ng board exam. Alright. Kuya Jess, may isa pa. Yes, no, marami tayong singer ngayon. Nako po, magsasawa tayo ngayon. So, atin din pakinggan, Miss Nena. Yes. Mga social workers ito na mga singers natin. Singers and songers. Alright, Nena. Take it away, Nena. Ay, ano ba yun? Yan, Nena, take it away. For your beautiful voice. Good evening po. Good evening. Nais ko kumbatiin yung mga nakapasa at saka yung mga hindi pa nakapasa ay patuloy lang na kabutin ang bituin. Ito po right. Ang aking awitin. Tama. Kabutin ang bituin. Oh, mukhang maganda ang kakantahin itong sinay na ngayon. Go ahead. Sa ang sulok ng langit tatakpan, kapalaran din
natitikman sa pangarap lang na masdan, isang lingon sa lang at isang ngiting wagas, may talang kikislan gabay patungo sa tamang landas. Unti-unting mararating kalangitan at bituin, unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, di ba'y nangdamdamin? Bukas naman sa aking pag-isip, kapiling ko'y pangarap na bituin. Ilang sulok ng lupa may kumiling na lumbay, na nasanay sa isang kahit isang tukang pamuhay, isang lingon sa langit na isang bagong buhay sa ating mga palang nakasalalay ang ating bukas. Unti-unting mararating kalangitan at bituin, unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, di ba'y nangdamdamin? Bukas naman sa aking pag-ising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Oh, 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 unti-unti mararating kalangitan at bituin, unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, iba'y nangdamdamin. Bukas naman sa aking pagising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Bukas naman sa aking pagising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Nena. Ayan. Thank you po. Oo. Maraming salamat sa iyo, Nena, sa iyong magandang inawit. Talagang mukhang paboritong-paborito ni Sharon Cuneta, yung iyong inawit. Di ba, Kuya Jess? Ano? Oo. Paborito ni Sharon Cuneta ang inawit mo, ha? Okay. Yeah. Mm, ano yan? Kay Pink ba yan? Anyway, sige Kuya Jess. Yes. Tatanungin natin si Cathy tsaka si Martes kung kumakanta sila. Oo. Ay, si Cathy, naku po. Babong itapat ang mikropono dyan. Naku, delikado. Pakinggan natin. Oo, pag mamaya. Walang practice, Sir Jess. Walang practice. Yeah. Next time. Okay lang dito. Okay lang dito. Eh. Naman to, naku po, pag hindi mo pinagbigyan si Kuya Jess, i-recommend ka, plot 1 ka sa grado. May nakikinig si Professor Bing. Professor si Ma'am Bing. Ma'am Bing, thank you. Ma'am Lister. Ay, mga classmate niya. Sa mga kaklasiko. Practice po, sir. Marites. Si Marites. Si Marites, kumakanta din yan. Oh, sige. Papuri song. Sige nga, isang stanza. Go ahead, isang stanza. Yan. Oh, sige, go. Marites. Ano ba? Biglang, ano sir, no? Yung sabi ko yung pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang mabubuklod sa ating lahat.
Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Yun lang po, sir. Panibulang po, sir. O, yan ha. A major. Hindi ko yan, ha? Mga impromptu dito sa 4 maganda yun. Inspiring song, no? Yung mga ganyang inaawit. Christian song. No? Yung mga papuri. No? Mga kilala natin yung mga singer niyan, Mama Marites. No? Okay. Si Cathy. Cathy. Oh, yeah. Oh, it's your turn. Ni Cathy yan. Yeah. Oh. 5, 6, 7, 8. Go. Grabe naman to. Dito sa dito kasi sa 4K, hindi lang ito puro knowledge. Hindi lang puro kaalaman. Hindi lang puro kwentuhan, no, ng history. Dito may kantahan talaga, no? Kaya icebreaker, no? Icebreaker, but this is all for mental health. Yan. Okay. Right? Okay. Go, Cathy. Go. Talagang wala akong magawa. Sige na nga, nanonood si Ma'am Bing. Answer yes. Sige. Isang stanza lang, ha? Yes, sige. Ma'am. You give me hope, the strength, the will to keep on. No one else can make me feel this way. And only you can bring out all the best I can do. I believe we turn the tide and make me feel real good inside. Tama na. Kita mo ha? Kuya Jess, napapatunayan natin na ang taga Butuan ay mahuhusay kumanta, ha? Ang dami nilang ang dami nating singer diyan sa Butuan. Yes. No? Next time, sir Ricky, may marami kaming social workers na singer. So, i-ano namin? Isama namin dito sa pool of singers ng 4Ks. Yes, oo. Bubuo tayo ng isang batalyon na mga awit na social workers. Oo. Yes. Ayan. Sabi ni Ma'am Bing. Sabi ni Ma'am Bing, sabi ni Prof Bing. Kabayan, Bing 14, sabi niya. Ang ganda ng awit ni ano, plot 1 ka. Ayan. So, ayan. Exempted ka daw sa klase. Cathy, sabi niya. Yan, sabi niya sa akin, nag-message siya. No. Exempted ako sa, ano, sa assignment namin. Hindi. Hindi papayag yan si Marites sa Region 3 at saka si Director Maris. Ah, naku po. Pag si Director Maris ang hinila mo sa kantahan, sa Balete, Batangas, naku po. doon, sa Balete, Batangas, kagaling lang namin doon nung nakaraang linggo. Naku, naku, oh. Naku. Grabe. Nakata. Oo. Oh. Anyway, kuya. Oh, yes, sir. Ngayon, para sa kaalaman naman ng lahat, no, batiin natin at i-congratulate natin yung dagdag pa. Ah, oh, yes. Mga. Oo. No, kasi kanina, tatlo. Oh, ito. Pangapat. Ha? Pangapat. Ayan. Congratulations to the Director Grace Subong ng Field Office Region 8. Director 4. Wow! Ma'am Grace! Oh, ang lagay ba naman? Ay hanggang kwentuhan lang tayo. Ah, Ma'am Grace, ADSWI member yan. ADSWI officer yan. Ng Region 7. No? Alright. Oh, ngayon, meron pa kuya. Dagdagan ko na. Ito, naging pangulo din ito ng ADSWI. Diyan sa Region CAR. Diyan sa Cordillera Autonomous Region. At nung siya ay naririyan pa, no? Nung nalipat sa central office, hindi ko alam kung natuloy na ang ADSWI pa sa CAR. No? But mayroon na silang instruction diyan sa CAR, no? ASEC Janet Armas. Congratulations, ASEC. Hey. Congrats. Oo, congrats. Okay, ito pa. Ah. Oh. Mayroon pa akong ilan lang mga ito. Mayroon pa ito ha. Yung kasamahan ko. No, kasama ko. Kababayan. Katrabaho. Kung saan kami mapunta, magkasama kami. Kasamahan ko dito sa Calabarzon. No? Nagkapalitan lamang kami ng pwesto. Director 3, Myla Gatsalyan. Congratulations.
Director Lee, Myla, Gatsan yan. Ayan. Okay, congratulations sa pangatlong batch na announcement natin. Wait, mayroon pa mamaya. Okay. Kuya Jess, bago magtapos, mayroon. Okay, ngayon, Kuya, pag-usapan na natin ngayon itong ADSWI. Oh, yes. Ano ba itong ADSWI na ito? Yes. At bakit napaka, bakit ito ang ating titulo ngayon? Kasi Kuya, napag-usapan na natin dito ang PASWI. Napag-usapan natin yung NASWI. Napag-usapan na natin dito yung PAXWI, yung DOH League, yung AMSWAPI, yung ALSODOPI. Yes. Oh, napag-usapan na natin. Aba, siyempre. Pag-usapan na rin natin. Oo, corporate. Oo. Ay, pinopromote nga natin, di ba, yung United Social Workers. No? Maging buo. Eh, itong aking inumpisahang organisasyon sa DSWD, itong ADSWI, hindi napapakinggan. Ako lang nagsasalita. Kaya ngayon, inimbitahan natin itong mga officials, mga pangulo at representative nitong Association of DSWD Social Workers para marinig ano ba itong ADSWI? Ano ang ginagawa nito para sa mga empleyado? Bakit kailangan pang mag-organisa higa yung nasa DSWD naman? So, ito'y maganda na mapakinggan natin sa ating mga sub-chapters na sila ang talagang full implementers ng mga ng or, ng asosasyon sa loob ng tanggapan ng DSWD. Okay. Right? So, alamin natin, Kuya Jess. Yes, sir. Oo. Tanong natin kay Ma'am to Marites. Marites, ikaw ang PRO spokesperson ng ADSWI Field Office, no? Kwentuhan mo naman ang ating mga kababayan, mga kapwa social workers na hindi taga DSWD. Ano ba itong ADSWI? Opo, no? Salamat po muna kay Ma'am Bel dahil siya po ang nagpadala sa akin dito, no po, ang amin pong assistant regional director for administration, si Mama Rivel Blanco po. At syempre po ng amin pong kabe-birthday lang na regional director, si Director Marites Maristela. Ang ADSWI ay tinitingnan natin ito una sa lahat na partner siya ng DSWD. Di po ba nakikipag-partner tayo sa iba? No? Co-owner. No? Nagde-develop tayo ng ating mga partner as co-owner ng mga programa. Why not dito sa DSWD? E nandito tayo, di po ba? Tayo po with the ADSWI ay partner, no, ng DSWD. Hindi lang bilang mga manggagawa nito, kundi bilang mga contributor pa, lagpas dun sa kakayanan na pwede natin gawin bilang mga manggagawang panglipunan dito po sa atin pong tanggapan. So ang ADSWI, pinopromote niya siyempre yung welfare ng atin pong mga manggagawa, no po. Bakit po? Tayo bilang mga manggagawa, mga sabihin natin, social worker, tayo po ay nangangalaga sa iba. Nagkakalinga tayo sa iba. Sino mangangalaga para sa ating mga manggagawa, di po ba? So kaya po napakahalaga ng ADSWI, yung association natin dito po sa DSWD ng mga registered social workers. So we promote, no po, yung welfare ng ating mga staff, no po, ng mga social workers. Sa paanong paraan natin ginagawa ito? So meron tayong component po ng tinatawag po natin na care, no, we care for them, we care for our worker, no po, mga social workers. So pamagitan po ng pagdadagdag din ng opportunity sa kanila na palawakin pa ang kanilang kaalaman, no po, kaalaman at alagaan din ng kanilang mga mental health, di po ba? Physical health sa pamamagitan po ng mga programang ibinibigay po sa atin ng ADSWI. At higit sa lahat po, yung bang meron kang support system, maramdaman mo na meron sumusuporta sa iyo. Napakaganda po ng ADSWI dahil yun ay damang-dama ng atin pong mga members. Sa pamamagitan po nito, napapakinggan natin yung boses ng ating mga manggagawa. Bilang mga social worker, pare-pareho tayo na nagkakaunawaan tayo, isang lingwahe natin. No, ganun po siya.
At yun ay, ang kainaman po sa DSWD ay nire-recognize tayo, di po ba? Nire-recognize tayo bilang mga, bilang partner po nila. So, yun po ang ilan at nabanggit ko na po yun. So, dadagdag ko na rin po, sir, no, na meron po tayo na 132 na registered social worker dito po sa field office 3 na kasama po natin sa ADSWI. So, yun po muna, sir. Angat po. Okay, yan. Yeah, right. Ang social worker sa Region 3 ay mahigit, kung di ako nagkakamali, ay kulang-kulang na 5,000, no? Mga 2,000 plus kung di ako nagkakamali. Tama ba ako, Ma'am Marites? Sa ngayon po, ang member pa lang po natin ay 132, sir. But lahat ito sila ay members. Ang nag-submit ng application ay 100 plus, pero okay, mandatory yan sa DSWD, all social workers employed. No? Opo. Permanent, contractual, job order, no? Job order. Sila lahat ay member nitong ADSWI. Ma'am Jessie, dagdagan mo. Yes, yes, tama. Tama na 'yung sinabi ni Ma'am Marites, no? Ang ADSWI kasi, this is a legal entity, no? Isang organization sa loob ng Department of Social Welfare and Development, of course, which is composed of mga registered social workers. So, bakit po natin ino-organize, no? This is, of course, in recognition kay Sir Ricky na siya talaga nag-initiate ng ADSWI. This is organized in order to help the management in the formulation of mga policies, no? Ito mga policies, mga issuances, mga guidelines that may affect the social work profession. So, ito rin, yung ADSWI rin, ito rin yung isang grupo. Kumbaga, this is an avenue where our mga social workers can exchange, no, mga practices, mga yung sinasabi ko mga innovations, yung mga ginagawa na natin na pwede pa lang ma-share sa ibang regions na talagang nakaka-apekto sa ating mga social workers as public servants. Kaya mahalaga, sabi niyo nga kanina, no, earlier you have been saying that there's already organization for the sa Alsudopi, no, may NASWE, may mga ganyan. So of course mas mahalaga na tayo kasi isang departamento, tinitingnan na ang mga social work, ang kumpul ng mga social workers ay nasa Department of Social Welfare and Development. So mas maigi na talagang i-organize natin ang ating mga social workers. Kasi karamihan naman talaga, marami talaga ang social workers, no, sa ating region. So if I may share, sa atin po sa Caraga region, we have actually a registered social workers who are employed na 315. Pero ang members pa po, ongoing pa kasing membership namin, we have 293 that are already members. So hindi malayong hindi masyadong malayo, no. We only have mga more or less mga 20 na lang ang hindi pa nagpapa-member, but sabi niyo nga po Sir Ricky, this is a mandatory, no. MAPAP, contractual ka man, job order or MOA status or kaya permanent. So kailangan talaga natin i-organize ang ating organization of mga registered social workers sa department kasi tayo po ang parang arm ng management, no, in terms of the formulation, the implementation of mga policies affecting social work profession. Yan. Congratulations for that almost 300 members sa Caraga region pa lamang ho ito, Kuya Jess. Yes. Ano? Oo. Baka gusto mo tanungin, Kuya Jess, kung ano mga ginagawa nila. Ano ang kinabangan nitong mga... yes, ano yung priority activity ng ADSWI for 2022? Top priority. Sige. Unahin ko na lang po, no, kung sa Caraga region po, a part of course, no, we will be celebrating that tayo ang nagle-lead ng social work month celebration ngayong March, no. Yes. Marami po tayong mga activities na naka ano bang tawag doon, naka-plan na for for this month's activity or for this month celebration. So unahin ko na lang muna yung sa usapin ng social work month, no. On March 10 we'll have a kapihan sa ADSWI Caraga. Kasi kung maalala niyo po, Sir Ricky, no, ang ADSWI Caraga medyo siguro, no, true to all regions naman, karamihan sa ibang regions, medyo naglilo siya in the previous years, no. Medyo na busy sa ibang mga programs. So, we have our reorganization of mga new set of officers kasi
yung mga officers po namin is nagsialisa na, no. We have Ma'am Golda Vergara Pocon, of course, no, nasa LGU na, and then yung iba nasa ibang national line agency. So we really have to reorganize ourselves. So last 2021 nagkaroon po kami ng reorganization, kaya ako ang nagawa, ako ang naging pangulo ng ADSWI Caraga. So from the start that we have organized, no, we have been may mga accomplishment po kami last year na talagang sinabit po namin sa National ADSWI. And sa ngayong week na to, sa ngayong year na to, for the implementation of our social work month, of course we'll have our kapihan sa ADSWI Caraga. This will be we'll be inviting our CSU, no, hindi pa alam na talaga, hindi pa alam ng aming guest na guest pala siya. But alam natin na yung sa Caraga State University, no, in Butuan City, may apat po na nasa top 10. So we really have to commend, congratulations, no, led by our CSU, of course, department head ng social work, Ma'am Desiree. Hello, Ma'am Des, no? Hindi pa alam ni Ma'am Des na guest siya. Alam na niya ngayon. So we're having our kapihan. And then we'll have our mga kick-off activity. Of course, part po ng kick-off activity is yung, yun nga, yung mga discussion, what are the social work agenda, no? Alam, kasi, possibly kasi may mga topics and may mga ideas ang makasamahan natin sa field. So we really have to identify and we have to invite them for us to know saan ba tayo pupunta, no? Kasi tayong mga officers will also have to, kumbaga, hihingin din natin yung ideas ng ating mga members, kasi posible yung nakikita natin yung dito lang sa field office. So may mga pagkakataon na yung mga problema and challenges are also in the field work, so kailangan nating makita yon. So part of our celebration also, we'll have a documentary, no, parang interview with our social workers in the different fields, no, sa hospital, sa academe. So parang may ano siya, documentation for all our social workers here in Caraga, or select lang siguro. And then we'll have our wellness sessions, no. We'll be conducting a psychological first aid sa ating mga social workers and sa ating mga staff din, no? Hindi lang mga social workers, doon sa mga identified na mga staff po natin together with our LSWDOs. And we will be integrating our social work month also during sa Women's Month, no. Ang Caraga region kasi, we are celebrating Kurambusan. This is a yearly activity of the DSWD Caraga in celebration of the Women's Month. So nagkakaroon po tayo ng two-day activity, no. Part na rin sa ating DSWD na anniversary. So isama po natin yung usapin ng social work issues doon po sa Kurambusan. And then we'll have, of course, mga different competitions po, and magkakaroon po kami ng family day. Actually, isasabitan po namin yung mga proposals, but we are really hoping that this would be this would be finalized. And part po ng plan ng officers po for the Caraga is, of course, yung sabi niyo nga po, mandatory na talagang mandatory na tawag dito membership sa lahat po ng ating mga social workers dito sa Kanang Caraga region. And based po, we'll have our quarterly meeting so that we can plan ahead. And we would be able to identify what are the possible activities na pwede pong gagawin ng ADSWI. So that we could sustain, no? Talagang yung excitement at saka yung parang accomplishment masustain na po natin na, sa Caraga ADSWI po. Thank you. Maraming salamat sa iyo, ha? I'm very pleased to hear yung mga achievements and plans ng ating ADSWI Regional Caraga. Kuya Jess, alam mo, yes, hindi biro ang nilakbay itong ADSWI. No? Yes. Bago ito sa ASEAN Social Work Consortium, we been part of the ASEAN Consortium in 2013. No? From 2012, na na-registered ang ADSWI sa department at sa SEC, endorsed by the PRC. Speaking of the national president, right now, not as 4K, pero itong ADSWI na ito ay malayo na ang nilakbay. So marami na siyang partnerships, yes, engagements sa international, then sa department, ano, may mayroon itong MOA with the DSWD, with our secretary, Rolly Bautista. And especially this time, that Mandanas ruling, no? Ang laki ng papel ng mga social workers dito na members nitong ADSWI as partner of the department, no? So, yun. Kuya Jess, baka may mga nais ka pang itanong. Yes, mukhang ang binabanggit ni Ma'am Cathy ay
tatargetin lang 100% na mag-a-active yung mga social workers sa Caraga. Yes po. Yes, Sir Jess. So we really anticipate to have the mandatory na ano na membership sa lahat po ng ating mga registered social workers. Kaya gusto natin para parang yung sinasabi ni Mama Rites kanina, no, may sharing, no. This is also part of our support group, no. Remember the wellness, no. We really have to establish mga activities for the wellness. Isa rin to sa mga topics natin sa Miriam College, no. To really care for our care for ourselves, no. It's caring for the carers. So kasama po to sa mga plano ng ating ADSWI Caraga po. Okay, thank you. Siguro ganun din kay La Marites, ano? Magta-target sila ng 100% na member active, maging active ang mga lahat ng empleyado ng DSWD sa Region 9, Region 3 at sa Nueva Ecija. Opo, sir. Sir Jess, yan po ang target po natin. Lahat po ng ating mga registered social worker ay atin po na gagawing aktibo. Kaya po mayroon po kaming mga kampanya, no po, para po ipakilala sa kanila ang ADSWI. Okay, that's very good. Yeah. Oh, okay. Very good 'yan. Yan yung mga gusto natin na marinig sa mga regional offices. Kuya Jess, halos sa lahat ng region ay organized ang ADSWI from 2012 to onwards, no? Nagkaroon lang nung paglaylo ito nung pumasok ang iba-ibang mga emergency programs natin, no? Kat, no, itong SAP, yung oo, nako po, halos hindi na nakapag na busy lahat sa sa implementation and yung mga augmentation din kapag may mga disaster and emergencies sa iba't ibang region, si ADSWI ay napapadala, nagpo-provide ng mga psychosocial processing, di ba, Ma'am Marites and Ma'am Jessie, no? Yes po, sorry, no, tamang-tama sa UDET, no, earlier as I've been saying, no, medyo na busy po talaga yung mga social workers po natin and mga hindi lang mga social workers but mga trained PFAders, no. Kasi doon sa audit areas, ako po kasi in focal ng IDP protection, which is part of the subcluster sa ating disaster response. So timely talaga na need talaga ng ating mga IDPs, internally displaced persons, no, ng mga psychological first aid. Kaya napapasabak din ating mga social workers at mga kasamahan, no, mga nurses, psychologists, doon sa mga trained na mga debriefers, doon sa Dinagat Island at saka doon sa Siargao, and also sa Surigao del Norte mainland. So, ginagawa pa natin and it's really part of the plan, no? Ongoing po natin na gagawin kung sakasakali kung may mga need pa talaga ng mga areas. And alam natin, no, hindi pa natin na ano lahat, no, na exhaust lahat ng areas, pero ongoing po yung engagement natin with the local government units para po sa mga PFA sessions. Yan. Oo. Sa Region 3, ano yung mga activities na ninyo, ma'am, so far? Mula po ng 2019 na tayo po ay nagbalik sa kasiglahan, no po, bilang ADSWI, ay ang atin pong organization ay nakabuo ng mga officers at mga committee, ano po. Nakapag-open na rin po kami ng atin pong bank account para po doon natin ilalagak ang mga pondo, no po, para magamit natin sa ating mga programa. Nagkaroon din po tayo ng mga regular na meeting at doon po ay nagkaroon po tayo ng pagbuo ng mga committee na kung saan ay magiging sila po ang titilo sa iba't ibang aspeto na kailangang tutukan ng ating organisasyon. Kasama po dito ang sa education, sa membership, kasama rin po natin ang pagpapalawak ng kaalaman ng ating pong mga miyembro, no po, patungkol po sa ADSWI. Nagkaroon po tayo ng meron po tayong plano ngayon na sa celebration po ng araw ng mga social worker ay at atin din po na maipahayag, no, ano ba ang kontribusyon ng mga social worker ng DSWD o ng ADSWI sa larangan po ng hindi lang pag sinabi nating pagbibigay, no, ng tulong, kundi sa higit na mas malalim na ugnayan ng isang social worker sa komunidad. So napakaganda po na ipapaliwanag yun sapagkat
Di po ba, may mga connotations, what is social worker? Parang gusto nating burahin yung mga ganong pagkakilala sa mga social worker ng DSWD. At gusto po nating ipakilala na ang mga social worker sa DSWD ay talagang may puso sa paglilingkod. Ano po? At yan po ay pwede po nating gawing behikulo ang ADSWI, no po, sapagkat tayo mga rehistradong social worker na mayroon po talagang, kumbaga po, ay nahubog, no? Nahubog sa larangan ng paglilingkod na nakaayon sa etiketa o sa ethics ng ating pong profesyon. So, at nakaangkla rin po tayo doon sa vision po ng ating pong departamento. So, ganun po ang ginagawa natin. At sa ngayon po, meron kaming plano, no po. Nagko-collect po kami syempre ng ating pong membership fee, yung pong 500 pesos para po magkaroon na po ng legal na imahen ng ating mga members. At na yun pong ID nila, syempre po, ano, pinapasilitate na po natin na magkaroon po sila ng ID at naibigay naman na po ni Sir Ricky yun pong ating pong copy ng ID na po. Ganun din po, amin pong pina-finalize yun pong ADSWI Welfare and Services Guidelines. Mahalaga po kasi na malinaw ito sa bawat miyembro natin. Kung paano po tayo gagalaw, at sa amin din po siyempre yung rehiyon, mahalaga na nakikita kung saan kami gagalaw sa pamamagitan po ng mga guidelines po na ito. And hopefully po, magkaroon po ng bagong set of officers ngayon pong March dito po sa Region 3. Napo. Yun lang po muna, sir. Okay, maraming salamat. Magandang uusad, umuusad at tumuusad dito ng ating ADSWI sa kadahilanan na ang iyong abang lingkod ay talagang patuloy na nangungulit dahil ito ay isang commitment natin at ng mga officialis ng DSWD na talagang sa tanggapan ng departamento ay katuwang ang mga social workers at siya yung maging pangunahin, no? Lalo-lalo na sa pag-develop, pag-implement at syempre sa yun yung case management nga, no? Dahil ito yung ating talagang pinaka matindi na papel bilang mga social workers. Ko just dagdagan yes. ko lang. Oh. Alam mo mayroong pinag-uusapan ng management at saka kasama dito si ADSWI ay kasama sa mga pagpaplano at nakukonsulta kapag may mga bagong ilalabas na mga desisyon ang ating tanggapan, no? At binibigyan naman at pinapakinggan ang mga suggestion, rekomendasyon na nanggagaling sa asosasyon, no? So tama yung binabanggit nung dalawa nating panauhin na dito sa department partnership ang pagtingin. Hindi lang kami empleyado but a partner pa, more than an employee, no? May partnership pa kami na ginagawa na makakatulong din sa pagpapalaganap ng mission ng ating department. Yan. Good. Very good, sir. At ito yung ano, ito yung paraan para ang imahe ng social work practice sa Pilipinas ay i-professionalize sa pananaw ng publiko na ito ay napakahalaga upang itaas yung antas ng kamulatan ng mga tao na ang social worker ay isang professional practice. At ito ay napakahalaga yung partnership. At, maniwala ka, Kuya Jess, ano? We have 5,000 plus social workers in the department, no? 5,000 mahigit. Kasi pinakuha ko ang inventory nito kada region, no? Pinakuha ko lahat ay mahigit na 5,000 na social workers ang nandito sa department. Can you imagine? 5,000 strong yan, ha? 5,000 no, strong. Able bodies, warm bodies, yes. No? Na scattered all over Philippines at nandiyan sa ang iba diyan ay municipal link, provincial link, yes. No? Ang iba naman ay mga field workers, no, nasa office, no? Ang iba developers, planners,
Lahat yes. ang ginagalawan. Ang iba nga na social worker, nasa HR, yes. nasa admin, no? nasa accounting. So yes. iba-iba, but these are all social workers. Sabi nga, gumagalaw ang social workers sa department, hindi lang sa program, kundi pati sa iba't ibang mga aspeto ng serbisyo ng tanggapan. Kat, ano pa ang dagdag natin sa pagpapakilala ng ADSWI? Alam yes, ko, may CPD kayo, di ba? Yung continuous pakipaliwanag mo nga kung paano nakakatulong si ADSWI sa mga social workers sa department. Yes, tama po, no. Ang bakit po ang isa sa mga strategies po na ginawa ng Caraga ADSWI, bakit medyo konti na lang po yung hindi pa member ng ADSWI Caraga. Kasi ang PRC po natin, 'di ba, may CPDAS, this is a continuing professional development accreditation system. Nag-release po sila dati ng memo that pwede pong gamitin yung CPD, no, kung ikaw ay na-involved doon sa SAP implementation. So what we did is before po mag-issue ng certification si RD Hamen, no, we recommend, no, mismo ang Caraga ADSWI ang mag-recommend kung ito bang social worker na ito ay talagang ma-involvement on the SAP implementation para mabigyan po siya ng CPD points. So para po maano rin yung may involvement din ng ADSWI Caraga is in-encourage po namin sila to become members. So before the endorsement, we really have to orient them. Ano yung mga kumbaga ano yung mga advantages, no, kung maging member sila ng ADSWI Caraga. So yun po ang nag-encourage sa kanila na talagang magpa-member, and yun kaya tumaas po ang kumbaga increasing yung members po namin sa ADSWI Caraga. So isa po sa mga kadalian, isa sa mga reasons din po is ang ADSWI Caraga, hindi ko lang po alam kung no, ang DSWD Caraga rather, no, as a whole, kami po ay PRC accredited, parang PRC provider, CPD provider, something, no. So ang mga ano po namin, so ang mga trainings po namin na pwede po namin i-submit sa PRC to have CPD points. In fact, last year, no, marami na po, I think mga 2 na mga trainings na po ang na-connect po namin sa PRC. Ang nakakatulong po to sa ating mga social workers, lalo na sa LGUs, no, to get CPD points talaga. So talagang mas mahalaga, no, in line with our, of course, sa CBS and sa ating DSWD management, we are partnering also sa ating ADSWI Caraga so that yung mga kasamahan natin, hindi lang po sa DF, sa department, no, yung mga kasamahan po natin sa LGU ay mabigyan ng pagkakataon na maka-renew ng kanilang mga lisensya dahil sa mga trainings na binigay po ng DSWD Caraga. At free ito, libre lahat, yes, ito. Yes, free no. po. Walang so, bayad yung CPD bayad. Sa DSWD. Yes. Kaya yes. ang mga LGUs natin ay talagang nakakapag-attend sila ng libre, walang bayad. Yes po, no? walang bayad. At mga trainings ng DSWD through ADSWI na binibigay, these are all services of the DSWD but through ADSWI. Diba? Yes, we libre. Recognize, yes, yes, or Ricky, no, we recognize nga talagang ang nagli-lead naman talaga dun sa pagkuha natin ng accreditation or as CPD providers at ating CBS, no, the capacity building section. I-ano ko lang, i-shout out ko lang Sir Eval Makinano. Siya kasi yung lead, no. Sir Eval is siya yung dating CBS na head, and then in partnership sa ating mga social workers, kasi syempre karamihan ng mga trainings andito sa ano PSD rin, no, case management trainings, more on program related, talagang on social work related trainings, parang na-associate ka agad sa protective services. So what we did, no, kasi ako rin ang nasa division, so I also suggested sa ating mga section heads na kung ano yun, ano man yung mga trainings natin na ibibigay sa ating local government units, no, we make it sure na mag-submit tayo for a PRC so that makatulong din tayo sa ating LGUs to get the renewal na wala talagang bayad. Walang bayad. Yan, napakaganda, yes, Kuya Jess. Ha? Can yes, you imagine kung lahat na ng mga ADSWI chapters or ADSWI sub-chapters all over DSWD sa mga regional offices ay ganito yung gagawin? Nako, napakalaking katipiran sa mga social workers sa LGUs maging sa mga NGOs. No? At pati yes. na rin, Kuya Jess, ito nakalimutan nata ni Cathy. Ano? Pati review center, gumagawa na rin si ADSWI. Mm-hmm. Diba, Cathy? Oh.
Ang review centers, Sir Ricky, is outside yun sa DSWD. Oh. Actually, pero ang social work review, ha? I mean, ang social work review. Pero ang DSWD management, no, ang Caraga mismo, hindi yung ADSWI talaga. But of course, in partnership kasi karamihan naman ng mga ano natin is mga social workers. But ang DSWD Caraga, it's helpful talaga na dati na may innovation, no, na may review sa ating mga civil service, no, mga takers. Nakakatulong talaga yung review, no. Shout out sa ating management, no, sa ating regional director again kay RD Hamel at saka sa ating Rexcom, no, kay Ardo Paul and kang Arda Tax, no. Yes. So talagang based dun sa mga innovations and based dun sa mga practices na talagang ano, parang talagang nagtulungan para talagang yung ibang staff din natin na kasi di ba ang gusto natin talagang makakuha ng mga positions. So this would be a start, no, for them na ma-registered or di kaya civil service passer so that in the future may ano na, may kumbaga may basic ano na sila. Kumbaga may pagkukunan na, no. So yun, nakakatulong talaga yun. At sa central office level, Kuya Jess, no, yes, may share ko lang. Nag-initiate na tayo diyan ng review of social work. Dito mga mag-take ng exam, mahigit na 200 mga social workers, hindi lang internal organic employees na kumuha ng social work profession ang nag-review na Tagalog, ha? Pati may sumali din ng mga tagalabas galing sa iba't ibang mga eskwelahan. Sa DSWD at ang ADSWI ang nag-facilitate ng review. No? Ito yung mga hindi masyadong nakikita dahil siyempre hindi masyado noon, bago pa lang si ADSWI, pero marami ng mga naging inisyatiba, no? May link din ito sa mga cooperative, no? Mga social workers, ang iba nga social workers nag-aahinti din, di ba? Oo, Region 3, alam ko, alam mo 'yon. Ano pang ginagawa niyo diyan sa Region 3? Ma'am Marites. Sir, ang Region 3 ay masigla. Siyempre, masigla, no. Dahil bukod sa meron tayong mga awards na natanggap sa Pulse, 'di ba? Yan po. Yan yung bunga ng mga paglilingkod sa bayan ng ating mga ano, ng ating mga social worker. Di po ba? Si Ma'am Girlie Bolivar. Yan. Oo. Siya yung kauna-unahang ginawaran ng award sa ASEAN Social Work Consortium level. Mayroong tatlo na ginawaran si ADSWI through the ASEAN Social Work Consortium level, no? Ang isa diyan ay taga Caraga at ang isa ay taga Region 6, ang isa diyan sa Region 3. So ito yung bahagi ng inspiration. Patuloy po tayo na sinusuportahan yung pagpapaunlad ng kakayanan at paglilingkod ng ating mga social worker dito po sa Region 3. Ano po. At napaka-supportive po ng amin pong regional director pagdating po sa gawain po ng ADSWI. No, kaya po very confident po kami na yung ating goal ay mamimit po natin yan dahil po bukod sa suportado po tayo ng ating pong mga director, ng ating pong director, ay nandun din po ang mga aktibo naming mga ano, officers. Yan. Bagamat syempre po meron tayong mga na-promote na mga officers natin at napunta na rin po sila sa LGU, pero nandun pa rin naman na tayo po ay nagpapatuloy dun sa ating adhikain. So ang ADSWI po, more on ano po tayo ngayon, promotion, advocating po ng kung ano ang gagawin at ginagawa pa o gagawin pa ng ADSWI Region 3 po para po yung ating mga registered social worker ay makita nila na ang ADSWI ay isang organisasyon na kasama sila at sila ka-partner din ng DSWD. So more on pagpapalakas po tayo ng organization ngayon pong taon na to ang ating iniisip at yun pong paghahanay ng mga konkretong programa. Kasi po mahalaga po yun, eh. Paano nilang mararamdaman
ang ADSWI kung wala po tayong di po ba mga konkretong programa na kanila po naman na kumbaga magbe-benefit po ang ating mga members. Ayan. So, oo. Okay, Kuya Jess. Yes. Arinig mo na yung ADSWI, ha? Oh, yes. So, marami tayong matutunan kung ADSWI, anong ginagawa, at saan patutungo. Oo. Okay. Yan, tanong ko, ano, Sir Ricky, ano ang vision ng ADSWI in the next 5 years? Gusto mo akong sumagot niyan as national president o hayaan natin sumagot yung mga presidente ng subchapter? Sige. Oo, hayaan natin sila sumagot tapos okay. I-conclude mo. Ayan, sige. Okay. Kati. Sige, na-hot seat tuloy kami. Dapat ang national ang magano ang magsagot. Pero of course, no. Five years from now, tinitingnan natin yun. Kaya mahalaga yung training po natin, scholarship to the, ano, with the Miriam College and UNICEF. Kasi tinitingnan natin na yung magkakaroon na talaga ng organization ng Child Protection Specialist or CGS Child Core Group of Specialists, no, sa ating rehiyon. Of course, pinapalakas po natin, sabi nga ni Mama Rites, no, ang promotion and advocacy ng ating profession ay ginagawa natin. So tinitingnan natin na hindi lang usapin nationwide, no, dapat makilala ang ADSWI internationally. No, so yun po yung aim natin, no. Syempre together with other social work school of thought, no, na yung gusto nating ipasabihin sa publiko na ang Department of Social Welfare o yung mga asosasyon ng mga registered social workers po sa Caraga, sa DSWD rather, hindi lang po tayo nag-work bali sa ating rehiyon o sa ating departamento, but we partner, no. Ang nakikita po nating vision is paano po natin tutulungan ang ambisyon, no, ang goal ng department to help the vulnerable sectors to improve their quality of life, which is also yun din yung tingin natin na talagang ma-achieve din natin yung ambisyon 2040. So kalakip noon, isa yun talaga sa mga goals, no, ng ADSWI na dapat mapunta doon ang ating vision, no. Kaya nga tayo nag-organize ng mga social workers kasi alam natin mahalaga ang role ng ating mga social workers in helping or managing mga situations ng ating mga vulnerable sectors. So papunta po tayo doon talaga, no. May connect tayo, ang goal ng ating ADSWI is may connect doon sa ambisyon sa Philippine Development Plan. And of course, no, sa vision ng DSWD. Thank you. Thank you. O, si Marites. Okay, no po. Salamat. Na-hotseat talaga tayo, Ma'am Jess. Talaga po, mga... Kasi Sir Jess, oh. Mangangarap na rin lang po kami, no? Para libre sa... Libre naman mangarap. Libre naman mangarap para sa ADSWI, di po ba? Ako po tinitingnan ko na ang ADSWI 5 years from now, ito po ay isang organisasyon na matatag, no po, sa loob ng DSWD, nakatuwang, kapartner po siya, na tumitingin sa kalagayan ng mga registered social worker bilang mga professional na mayroong mataas na kalidad ng paglilingkod sa bayan. So ganun ko po siya tinitingnan, no, na doon tayo patungo. Sapagkat yun yung reason, eh, kung bakit tayo na-organize. Hindi lang siya fellowship, hindi lang siya comradeship, no, kundi beyond that, no. We have the ownership of the ethics, no. We have the ownership of the principles of social work, di po ba? At dala-dala natin 'yon sa ating profession na kung saan ay sinusuportahan tayo ng DSWD sapagkat yun nga po, DSWD itself is a social work, no, social welfare ang kanya pong sinusulong. At without social worker, there will be no social welfare, I think, ano po. Kaya talagang doon tayo. Tayo yung magdadala ng pangalan ng DSWD. Tayo yung mag-aangat ng pangalan ng DSWD. Kaya dapat iangat din naman natin ang ating mga sarili. Ganun ko po siya tinitingnan. Okay. Ay, Sir Jess, dagdag ko, yes, rin, no. Makalimutan ko, baka mapagalitan ako. Isa rin sa mga tinitingnan natin ng ADSWI Caraga is
help in how are we going to implement fully the Magna Carta of social workers, no? I think it's isa po to sa mga inaasahan talaga ng ating mga social workers. Alam natin, no, when the law was enacted in 2007, the Republic Act 9433, no? Hindi pa talaga na fully implement, no, ang mga provisions and of course yung mga kumbaga yung mga anong tawag doon, yung mga benefits and privileges ng ating mga social workers. So ayun talaga ang tinitingnan natin, sana no in the first in the next 5 years may full implementation talaga sa Magna Carta, at hindi lang po sa departamento but may connect po dun, dapat doon sa ating mga partners sa LGUs and of course sa mga national government non-government organizations or CSOs and sa other professions po or sa other kumbaga areas po ng social work. So yun, isa rin po yun sa tinitingnan natin. Okay, thank you. Okay, yes. Tingnan natin yung Pangulo ng ADSWI. Itong Pangulo, wala nang vision. De, ang vision natin dito sa ADSWI talagang maging solido, kolektibo, at strong itong ating mga social workers inside the department. You know, yung napansin kasi namin, bagamat isa ang department, hindi na nga kami magkakakilala, di ba? Biruin mo itong 5,000 plus na social workers inside the department, Kuya Jess. Yes. Kahit ako, ilan na lang ang kilala ko diyan. So ngayon, kung maging solid ang lahat, united kami at nagkikita-kita, baka lalo pang mas makatulong ang mga social workers ng matindi sa ating Department of Social Welfare and Development. Isa pa dito, yung vision natin 5 years from now, baka madagdagan pa ang bilang ng mga social workers dahil nagdadagdag tayo ng programa, no? Kung ang LGU, recipient ng mga programs ng DSWD na ginagawa, marami din silang pangangailangan ng social workers ngayon for the mandanas, but ang DSWD hindi naman titigil sa pag-i-innovate, pag-i-enhance, pag-develop ng mga programa na malamang magdagdag pa ng mga social workers sa loob ng tanggapan. Okay. But right now, for ADSWI, yung gusto namin dito that makilala pa siya ng independent, ano, independently to the DSWD, na may sarili din siyang mga activities, lumalawak din yung kanyang networks and partnership, dahil biruin mo, nasa amin ang lahat ng trainings, Kuya Jess. Kumbaga hindi kami nagbabayad sa ang mga social workers sa DSWD. Kapag mayroong mga trainings outside at sinabi ng management na mag-attend ang social workers, magpapadala kami, walang bayad yon, sagot ng opisina. Now, kung may gusto ang social workers na mga training na hindi ma-provide ng DSWD kasi sa limitadong pundo, ang individual social worker ang magbabayad yan just to accomplish yung mission. So, gusto namin makita yung kapabilidad ng social worker sa department na hindi lang dependent sa DSWD, but in our humble ways, mayroon kaming magandang samahan na umaabot ito sa mundo, sa iba-ibang mga lupalop ng mundo, because you know, ang leader ng SUMSWAD, no, ay ang DSWD. So bawat alis ng DSWD, kasama ang social workers ng ADSWI. So parang isa lang ang mukha, DSWD, ADSWI, ADSWI, DSWD. Kaya okay. Maganda, Kuya Jess. Okay, very good. So, na tayo. Meron tayo opportunity. Kalaman. Oo. May kalaman. Oo. And then, yung opportunity natin ay ang laking potential ng makita 5 years from now na very active ang social workers sa Pilipinas, na siyang social service workforce arm ng pamahalaan. At nagiging gateway ito. Si ADSWI, DSWD through ADSWI, mga social workers, nagiging bridge ang mga ang social workers, members of ADSWI, ng LGUs,
ng academ, ano, ng NASWI, yes. ng medical. So, yes. Interconnectivity, no? Yes. Kaya madali ang coordination, no? And the influence, okay. Influencers din, siyempre. Okay. Ang bilis ng oras, sir. Oo nga. At lampasan tayo sa 9 PM. Pero bago tayo magtapos dyan, Kuya Jess, baka mapagalitan tayo ng invited singer. Naghihintay sila kanina pa. Pagbigyan natin sila para makakanta. Realme C25 years old. Sino si Realme? Realme, magpakita ka muna. Jesse, pwede mo bang i-introduce ang mga singers natin? Yes. Nakamute. Nakamute si Cathy. Cathy, nakamute ka. Pakilala mo yung mga awit ng Karaga pa na hindi pa na rin napapakinggan ang boses dito sa 4Ks. Nakamute pa. Mm-hmm. Alam ko wala ata siya, sir, ngayon kasi parang maya. Hindi ko alam kung sin. Wala. Baka kay Mamarites ito, mga baon niya, mga import niya. Wala din po eh. Wala next din atong mga awit. Next time. Okay. Papunta malat na, sir. Okay. O siya, sige, kung walang mga awit, mamaya si Kuya Jess, aawit yan. But siguro, magpasalamat tayo sa mga nanood sa atin. Yes, Kuya. Yung nakalimutan mo pa, yung mga na-promote. Oo, mayroon po pala. Mayroon pang music. Nako, magalit sa akin nito. Baka ito yung inimbitahan natin dito dahil ito yung kauna-unahang guest natin sa Mandanas. Oo, no? Napaka-importante yan. Tatlong beses siyang nag-appear dito para sa Mandanas, yes. Ruling. Ha? Yes. Si Asik Joyce Niwani. Now, Undersecretary. Joyce, yes. Niwani, magandang gabi, ma'am. Ha? Right. Oh, mayroon pa. Oh, no? Mayroon pa. Oh, sa pagbabalik. Pero non-social workers promoted as well, no? Mga regional directors, na officer in charge, ay full-fledged director na rin, Director Lintilia, no, Sir Leo. Magandang gabi diyan. Sa Region 5, Bicol Region. At siyempre, marami pang iba, Kuya Jess. Yes. Sa susunod na Sabado, yes. Atin isa-isahin ang lahat, okay. Ng mga na-promote at mapopromote pa sa atin. No? Alright. Sige. Ngayon, kasi 9:05 na, atin ang hihingian ng huling mensahe ang ating mga kasama. Pero sandali lang, Kuya Jess. Yes, baka mapagalitan ako nitong mga viewers. Sabi, nagugutom na kami. Hindi nyo kami nabati. Bamber Gerada, good evening. Oo. Si Ma'am Kongreso. Si Percy. Si Ma'am Lucit Villanueva. No? Social, yes. Welfare Attaché. No? Ayan. Si Evelyn Ostunal. No? Yes, Lord. Pero, Sir Jerwin Nabaro, magandang gabi sa iyo, Brad. Hey, si Jenke Tamaray. Sino ba? Yosik Flor. Ninya. Si Ma'am Telmali, the icon of social work. Yes. Icon of social work profession. Ma'am Telmali, magandang gabi. No? Si, of course, itong ating retired but not tired, Eufemia Robles. Watching from Coronadal. Ses Alcantara. Director Teresa Bulena. Good evening. Elena Tesorio. Tesoro. No, magandang gabi. Pasig, Pampanga. Sino pa? Si Luis Palma. Rosette Palma. Yan. Yeah. Kuwilang social board worker. Jun. Mm-hmm. Sino pa ang nandyan, Kuya Jess? Teka. Ating ano naman. Jolie Arnigo. Si Tiny. Christine Lorraine Sagiban. Nanonood. Simbilin Martinez, ma'am. Diyan sa Palawan. Congrats sa mga tatma-chair ng Palawan. Oo, Shelo Marmol. Roslyn Arnigo. Oo, Merle Limuaco. Congratulations din dyan sa Kabso. Dr. Sakti Prabha from India. Magandang gabi dyan. Yes.
Yes. Oh. Happy World Social Work Day. Ito pa. Ito, newly passer daw siya. Joshua Marcelo. Roslyn. Ang dami. Anyway, magandang gabi. Sa, si Angie. Oh, Angie. Ursula Buta, magandang gabi sa inyong lahat dyan. No? Alright. Sige po. Ngayon, tawagin na natin si Ma'am Marites. Ma'am Marites, ang inyo pong mensahe sa ating pong mga tagapanood. Nagbabalik sa 4Ks at magpapatuloy ng show ng 4Ks. Maraming salamat po una sa lahat sa ADSWI sa pagpapaunlak po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na maibahagi una po yung amin pong mga personal na karanasan. No, salamat po Sir Jess at Sir Ricky. Salamat din sa kasama kong nag-share ngayon kay Ma'am Patty. Thank you very much. At syempre po, ang tuntungan ng ating paglilingkod ay sa akin po bilang lingkod, bayan, bilang isang registered social worker, tinitingnan ko po ang paglilingkod na ito na paglilingkod ko sa Diyos. No po. Di man ako magantihan ng mga taong aking napagserbisyuhan o ng departamentong aking pinaglilingkuran, ay alam kong mayroong Diyos na siyang nakakakita ng aking puso sa isang taos-pusong paglilingkod. No po. Kaya po, yun din ang masasabi ko sa lahat. Maaaring hindi tayo nabibigyan ng mga award, di po ba? Hindi tayo nare-recognize. Pero isang bagay po ang mahalaga, kung naglilingkod tayo ng tapat, naglilingkod tayo ng bukal sa ating puso, no po. At ginagawa natin ito, paglilingkod na ito, na parang sa Diyos tayo naglilingkod at hindi po sa tao. Sa palagay ko po ay bibigyan tayo ng biyaya ng Diyos, panghawakan natin yun, ano po, na ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng ganti, higit sa kayang ibigay ng sino po man dito sa mundong ito. Ano po. So yun lang po, let us enjoy the opportunity na binigay sa atin ng Diyos na makapaglingkod sa bayan, makapaglingkod nang mayroon pong kagalingan, ano po, ibig sabihin, kahusayan na ibinigay sa atin ng Diyos para po naman masabi natin, pagharap natin sa ating Panginoon na at masabi rin niya sa atin, we are a good po, servant. Po. So, ako po ang inyong lingkod, ang inyong servant leader, po, Marites Pangilian Habate, nagpapasalamat po sa inyo at nagsasabing pagpalain po tayo ng Diyos. Ding, ding, ding! Maraming salamat sa iyo. PRO, Public Relations Officer ng ADSWI Pampanga, Ma'am Marites Habate. Yan. And regards kay Director, Director Maris, and Director, newly promoted, ha, Mabel. Nako, kita tayo dyan, Mabel, ha? And of course, sa lahat ng officers ng ADSWI Region 3. Opo, salamat po. Nakakarating po sa right. Oh yes, puntahan natin ang very active and lively president ng ating ADSWI Caraga chapter. Ma'am Kati. Yes, Sir Ricky, no, syempre no, nagpapasalamat kami no ang Caraga ADSWI sa 4Ks Entertainment no. Sa pagkakataon na ma-share ang accomplishment po and plans ng Caraga ADSWI sa lahat no. And of course kay Sir Jess no sa kumbaga sa time na ito, sa opportunity na talagang ma-share din namin and ma-share ko rin yung karanasan no bilang isang scholar ng ano ng Miriam College. Kay Ma'am Marites no, sa kasi yung mga sharing po niya eh pwede po naming i-replicate and vice versa, kaya mas mahalaga yung sharing na ito kasi natututo tayo sa isa't isa no. Alam ko yung ibang mga regions meron ding mga magagandang mga accomplishments and innovations that we can also replicate and kumbaga gagawin din po namin dito sa Caraga. So, nagpapasalamat ako din of course no sa director ng 4Ks Entertainment, Ma'am Glad, Ma'am Gladin po. Alam ko andiyan siya sa ano. So, sa lahat po ng ano ng kumbaga in charge dito po sa 4K. So, thank you. Thank you very much. Sa mga partners po natin lalo na sa DSWD Caraga, no. Papasalamat ako sa lahat ng opportunity na binigay sa amin. And sa Caraga ADSWI officers, thank you.
And sa mga kasamahan ko sa Miriam College at sa mga kasamahan ko sa PLM, ng mga classmates ko dati sa PLM, nanonood sila ngayon. So batch 97, nabubuking talaga kung anong anong age na. So thank you. And then of course no, papasalamat po kami sa ating mga partners sa local social welfare development offices no. Lalong-lalo na ngayon ay usapan ng Mandanas implementation. Alam natin na hindi po magagawa ng DSWD no ang mga interventions and programs solely, but we have to partner with our LGU social workers and LGU no, lalong-lalo na po sa ating mga local chief executives. So malaki pong ang pasasalamat namin sa kanila kasi sila po talaga aming katulong no sa pagpapalaganap and of course pagbibigay ng mga serbisyo sa ating mga vulnerable sectors. So siguro lang po ang gusto ko lang po i-share din sa ating mga fellow social workers no, sabi nga nila we should never stop learning no because life never stops teaching. So kumbaga sa usapin ng social work profession, hindi lang po dapat no, dapat i-correct po natin ang notion na ang social work profession ay hanggang sa pamimigay lang during sa mga disaster operation no. Malaki ang pinag-uusapan pag sinasabi natin social work profession, malaki po ang involvement niya no. Kaya nga tayo may mga ibang sector, kaya nga tayo may mga social workers in other sectors because malaki ang kumbaga wide talaga ang sakop ng ating social work profession. So gusto po nating kumbaga ipagpatuloy na being public servant talaga, gusto rin natin i-share kung ano yung mga kaalaman natin. Earnings and knowledge sa ating mga partners and stakeholders, lalong-lalo na po sa ating mga national line agencies or mga partners po natin dito sa ano sa region. And then sabi nga po nila no, ang ano daw ang mga women kasi syempre we are already celebrating the Women's Month. Sabi nila ang social workers women daw ay mga wonder woman. Bakit no? Kasi mga we wonder daw when to get things done no. We wonder when what time will we arrive at home no kasi laging nag-overtime. Pero syempre kidding aside, sa gusto kong sabihin na we wonder no, wonder woman po ang mga babaeng social worker kasi we wonder in the lives of our vulnerable sectors no. We wonder in the streets helping our street children and other mga children in need of special protection, and we wonder of course in other places just to facilitate reintegration po ng ating mga yun yung mga kliyente. So we wonder in the lives of our sectors just to help their healing and recovery. So that's what make ng mga social workers wonder women, and of course ang mga kalalakihan as Superman. So yun lang po, sana nakatulong po kami doon sa sharing natin ngayon. And siguro last na lang po, as social workers we really want to help also ourselves. We should care for ourselves, we care for the carers. So mahalaga po ang usapin ng mental health. Dapat hindi po natin makakalimutan sa lahat ng gawain po natin, talagang we should integrate mga stress reduction, stress management activities kasi mahalaga po yun. So thank you talaga and thank you for this opportunity. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Cathy, ang President ng ADSWI dyan sa Caraga, ang Division Chief ng Protective Service Division. Hi kay Ma'am, ito staff ko no dati. Si Miss Marlene, ang new OIC, Officer in Charge ng Disaster Response Management Division, yung aking inalisan. No, Marlene Ihera, estudyante rin ito ng Child Protection, ano diyan sa ano okay. Sa Meriam. Hello sa mga taga Merinol College. Sa mga classmates siguro nila. No, marami sila. All right. So sa ngalan ng ating pamunuan, ng ating Director G. No, magandang gabi sa inyong lahat. Kuya Jess, yes, ang ating evening, final message. Muli po, magandang gabi at take care of yourselves and see you next week. Bye. Ayan. Okay, sa akin naman. Thank you to Marites and thank you to Cathy. Yes, thank you. Congratulations sa lahat ng mga na-promote nating mga kasamahang empleyado sa department. And of course, maraming salamat. Let us always be an inspiration. Be inclusive. Let us promote inclusivity and not
exclusivity. No one must be left behind. Alright? At ang huling awitin, inyo pong pakinggan, ang social worker. Maraming nangangailangan, ang pilit na nagsusumikap, makaahon lamang sa hirap. Mabuting may maaasahan, handang maglingkod kanino man, katuwang ng bawat mamamayan, may adikain para sa bayan. Ang social worker ay inyong karamay sa kinabukasan ating gabay. Sa kawang gawa nakikiisa, manggagawa Maraming salamat po sa ating lahat. Diyos mabalos po muli, and see you next Saturday for this 4K's edutainment. Alright? Mabuhay po ang manggagawang panlipunan. Mabuhay.